have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Nakikinig at nanonood. Hallelujah. Come on, shall we lift our both hands to Jesus and give a reverence to our holy God? Hallelujah. Including those who are watching and listening right now. Hallelujah. Hindi ang makakain ng masarap na pagkain at mamahaling pagkain. Hindi ang makapagsuot ng maganda at mamahaling kasuotan. Hindi ang makasakay sa mamahaling at magandang sasakyan. Hindi ang magkaroon ng maraming pera. Hindi ang magkaroon ng maraming karangalang panglupa. Hindi ang maikot natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo kung hindi ang mapuno tayo ng presensya ng Panginoon. Sapagkat ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasiyahan ay walang ibang nakapagbibigay. Nakakamit lamang sa kamagitan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, let that song be the prayer of our heart. Hayaan natin na ang awit na iyan ay maging panalangin ng ating mga puso. Na punuin, puspusin tayo ng Panginoon. Sing it again for the very last time. Fill my cup, Lord. Fill my cup, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kagaya po ng nasabi ko, Dakilang Ama, hindi po Diyos ang magkaroon ng maraming karangalang panglupa. Hindi po ang makakain ng masasarap at mamahaling pagkain. Hindi po Panginoon ang makapagsuot ng mamahaling at magagandang kasuotan. Hindi po ang makasakay sa mamahaling at magagandang sasakyan. Hindi po Panginoon ang magkaroon ng maraming pera at yumaman, makilala, maging tanyag at maikot ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Kung hindi ho, Panginoon, ang matanggap ka bilang Diyos, Panginoon,
tagapagtas ng aming mga buhay. Ang mas makilala ka at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo, sa isang tamat Bibliyang kaparaanan, mapalapit sa iyo, Panginoon, magawa ang iyong kalooban hanggang sa huling hininga ng aming buhay. At Lord, ang banal na presensya mo na siyang pumupunot, pumupuspo sa amin ang tangi po naming kaligayahan. Wala pong kaligayahan, wala pong nakapagbibigay sa amin ng tunay na saya, kundi ikaw lamang po ang iyong banal na presensya. Kaya po, Diyos, sa araw na ito, muli ang mga ikausapin mo po ang bawat isa. Dalangin po namin, Ama, na ang aming maririnig tumimok sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Baguhin ito kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabago namin, mabago namin ang aming mga kapitbahay, kaibigan, mga kaeskwela, lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon. Lalong-lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Kaya po, Ama, ngayon pa lamang nagpapasalamat na po kami sa kagalingan, sa himala, sa mga pagpapalat, mga kasaganaan at mga katagumpayan. Tunay nga po, Ama, tuloy-tuloy ang iyong, mga sorpresa sa amin. Mga sorpresa, Panginoong Diyos, na hindi po, Panginoong Diyos, ma-imagine, Lord. Mga sorpresang unexplainable, immeasurable, Father God. So ngayon pa lamang, dahilang Ama, kunin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito po'y para lamang sa nag-iisang pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at ang Bible sa'yo magsabi ng malakas na Amen. Amen. Isa nga pong malakas na Amen. Hallelujah! Isa nga pong malakas na palakpak sa Diyos at isa nga pong mataas na talong sa Panginoon. Sige, tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon. At kagaya ng narinig natin kay Pastor Raymond, yung 10 days mission natin sa Mindanao, particularly Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte ay kulang ano po, sapagkat marami pa sana tayong iikutin pang mga lugar-lugar sa mga lugar ng 3 provinces of Mindanao. At dapat papunta pa tayo ng Compostela Valley at saka Davao, pero hindi na kinaya. Kaya nga gusto nila ay hindi lamang tayo isang beses sa isang taon makarating, ano po. Kung maaari ay lubusan na nila tayong makasama sa lugar na iyon. Ang sabi ko po, gusto nilang lubusan na tayong makasama ng nila sa lugar na iyon. Glory to God. At kagaya ng narinig natin kay Pastora Ibon, ay we have now 3 churches under us. Pakisabi po, 3. Tatlo na po yung churches natin sa 3 probinsya. Surigao under us, Surigao del Sur, Surigao Agusan del Norte at Agusan del Sur. Nakikinig po ba tayo? Magkakaibang provinces po, yun sa Mindanao. Yung Sur, yung Norte, magkaiba po yun. At Agusan del Sur, Agusan del Norte, magkaiba po yun na Surigao del Sur. Magkaiba po yun. Nakikinig pa po ba tayo? So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Aside from that, dadami pa po yun. Amin po ba? Madadagdagan pa po yun. Amen po ba? At kasabay po nun ay marami pong mga churches at mga pastors nakakonek po sa atin ngayon. Amen. Glory to God. So, kaya yung ating mga prayers and fastings, ano po, ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Yung ating mga financial support ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Amin po ba? Palakpakan natin ng napakalakas ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Ang sabi ko po, napakalakas. Sobrang lakas. Amen. Praise God. Hallelujah. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Hebreo. In the book of Hebrews 11 verse 6, no? Nung kami po'y nakarating ng Hong Kong, merong language barrier sapagkat hindi sila magaling magsalita ng English. Nung kami nakarating ng Thailand, ganun din, meron ding language barrier sapagkat hindi sila magaling magsalita ng English. Ganun din sa lugar ng Mindanao, meron uling language barrier sapagkat marami roon ay hindi gaanong nakakaintindi ng Tagalog o hindi nakakapagsalita ng Tagalog. Nagiginig pa ho ba tayo? Sila ay talagang mas kabisado at sa kabisado nila ang salita nilang Cebu. Nakikinig pa ho ba tayo? Bisaya. Kaya nga ang suggestion ko dapat
yung eskwelahan, no, ay meron, di ba merong Filipino subject, tama ba? Dapat pag-ibtingin yun. Merong Filipino subject eh. Dapat pag-ibtingin yun. Kasi pag pumunta ka ng Capiz, iba rin ang lingwahe nila roon, ano, Ilonggo, Karayan. No, pag dumating ka ng Bicol, iba rin ang salita nila roon, Bicol din, ano po. Pagdating mo naman ng Cebu, ay amin ng Bisaya, ay na Mindanao, Cebu yung sultaan ng Laron, Bisaya, ano po. E iba rin, no? Kaya dapat ang paaralan, ang mga paaralan natin sa Pilipinas, dapat pinapag-iting yung subject na Pilipino. Opo, dapat talaga. Upang sa ganun, eh di ba, ano ba ang ating national language? Pilipino, di ba? So dapat pag-itingin yun. No, mabuti na lang yung ating youth doon, si Sir Jen, no? Interpreter natin, no? Youth natin, taga Agusan del Sur siya. Sabi ko, bakit ka magaling magsalita ng Tagalog? Sabi ko sa kanya, oh, magaling ka mag-Pilipino. Sabi niya, kasi ho, ano eh, best in Pilipino ako. Hindi pa siya nakarating ng Maynila. Gusto nga sumama ng Maynila. Gusto na nga mag-full time eh. Sabi ko eh, tapusin mo muna yung grade 12 mo. May tao pa ba rito? Eh iba, tapos na ng grade 12, pwede na kayo mag-full time. Kesa naman, hindi ko naman nilalahat ha. Kesa naman mag-jowa kayo o mag-asawa na kayo o mapariwara lang kayo, mabuti pa maglingkod, mag-full time na lang. Amen po ba? Yan. Mabuti na lang, meron tayong youth doon sa mula sa Agusan del Sur ay sinama namin sa pag-ikot-ikot namin para maging interpreter natin. Glory to God. Pero kinakailangan makabalik uli ng Mindanao as soon as possible para lalo pang dumami yung churches natin sa Mindanao. Amen po ba? Kalapangan natin ng Panginoon. Kaya inaasahan ko, may tao pa ba rito? Inaasahan ko yung mga taga Metro Manila at saka yung mga ibang chapters natin, inaasahan kong maiinit na dadalo kada Sunday. Amen po ba? Amen. Pangalawa ay yung mga leaders natin ay maiinit na humahayo, nagpa-follow up, nagbibisita, no? Nag-i-evangelize at nagpa-plant ng marami pang mga Bible study, cell groups, mga churches in different sa iba't ibang lugar. Amen po ba? Ang tao pa ho ba rito? Isipin mo, once a year lang ako pumupunta ng Mindanao, no? So naka-apat na balik na ako, no? Ilang araw lang yung punta namin doon. Nung una, mga ilang araw lang yun, no? 3 days yata, 4 days, dumami na, 6 days, ngayon 10 days na, ikinukulang na. Pero salamat sa Panginoong Diyos sa buhay kasi tatlong provinces yun, meron na ho tayong mga gawain doon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Kaya, angarin natin, no? Yung mga lugar-lugar, mga probinsya, yung mga bansang kinalalagyan natin, yung mga eskwelahan natin, no, yung mga barangay natin, subdivision, village, o ano man ang tawag dyan, ay maitayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Nagaya nga po ng sinabi niya, Pastor Ibon, totoo yun, medyo mapagod, mahirap, masakripisyo talaga ang mag-mission sa totoo lang. Mapagod, mahirap, masakripisyo, magastos, ano po. Pero ganun pa man, ang lahat ng iyan ay tinitiis natin, amen po ba? Sapagkat nais nating makasunod sa Diyos at makapagligtas ng maraming kaluluwa. May tao pa ho ba rito? Pero kasabay naman nun, ay merong reward sa atin ng Lord. Yung mga kapatiran ay pinapasyal tayo sa iba't ibang lugar. No? Nakarating kami sa isang, inakyat namin yung isang lugar na kinakailangan muna naming magbangka para makarating doon. May tao pa ho ba rito? At habang kami papunta sa lugar na iyon na merong cold and hot spring, dalawang falls eh, cold and hot spring. May tao pa ho ba? So doon sa hot spring, yung egg, pag nilagay mo, maluluto na yun. Sa sobrang init,
yung isang falls, merong kawayan na tinadala yung tubig sa hat kasi nga pag lulubdob ka sa hat, sobrang init. May tao pa ho ba rito? Pero kailangan mong mamunang magbangka para makarating doon. Glory to God. At along the way, may mga puno ng nansones. So, yung bunga eh, alam mo ito yung mga katabi mo, huwag matulog, matamis yung lansones ka mo. Eh, yung kinakain mong prutas eh, direct, no? Nakikinig ba tayo? Direct from the, ano, from the puno. No? Direct from the puno. Ganoon. At mga marang, durian, yung marang alam niyo yun, dati alam ko, akala ko dati yung marang street lang eh. Pero meron pala talaga nun. Yung durian, yun, napakasarap ayon nilang kumain. Mabaho daw. Hindi nila alam, kaya mabaho yun kasi para huwag nilang tikman. This is true. Kaya mabaho ang durian para huwag mong tikman. Kasi pag natikman mo na, ang sarap talaga. Kaya kayong mga babae, para hindi kayo lapitin ng mga lalaki, magpabaho kayo. Kasi masarap kayo eh. Talagang medyo maamoy talaga yung durian, pero once na kinain mo yung durian, ang sarap niya. O kaya sila, ayaw nila ng durian, ako lang umubos ng durian. Itao pa ho ba rito? Kaya mga dalaga, huwag kayong pabango ng pabango, mag-aladurian kayo. Ganun yun. Praise God. So, pagkatapos nung pumunta rin kami sa isang beach na para siyang semi-Boracay, no? May white sand siya. Alam nyo, maraming mga natatagong ganda ang Pilipinas eh. Tapos nagpunta rin kami sa isang island, no? Sabi nga ni Pastor Ibon eh, na-bless yung isang leader natin doon sa May Surigao. Kasi sabi niya eh, maraming nagpunta rito sa Mindanao pero iba talaga yung power ng Lord sa lingkod ng Diyos. Amin po ba? Yung mga tao ho ay nagbabagsakan sila sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ko naman sila nililay hands. Hindi ko naman sila nilalapit, hindi ko naman nililay hands, nagbabagsakan sila sa kapangyarihan ng Diyos. Manghang-mangha sila eh. No? Manghang-mangha sila kasi hindi pa ako bumababa ng palpit, nagbabagsakan na sila. Hindi ko pa nalalapit, nagbabagsakan na sila. Hindi pa ako nag-altar call, takbuhan na sa harap, luhod na kaagad. Sobrang power ng kapangyarihan ng Lord. Amen po ba? Kaya na-bless yung kapatid natin at nagrenta ng bangka. Punta kami sa isang island. Napakaganda ng island. At pagkatapos ay kumain kami ng mga fresh seafoods. So yun ang aming reward sa Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba dito? Kasabay ng nagawa namin ang kalooban ng Lord. And right now, salamat sa inyong mga prayers and fastings and support. We have now 3 churches under us sa Surigao del Sur, Agusan del Norte, at Agusan del Sur. At nakita niyo sa FB natin, yung sa May Tolosa, Kabadbaran, yung church natin, nakita niyo yung pinos natin sa FB. Amen po ba? So lahat po yun ay totoo, walang pandaraya, walang professionaling, walang pag-uuto, walang exaggeration, lahat po yun ay totoo. Amen po ba? Glory to God. Pakisabi po natin, may regalo, pabuya, gantimpala si Lord sa mga nananampalataya sa Kanya. Yan. God has rewards, mga gantimpala, no? To those who have faith in Him, on Him. May tao pa ho ba rito? Meron daw pong gantimpala, pabuya, ganti si Lord sa mga nananampalataya sa Kanya. Glory to God. At nakakatawa po, no, kung makikita nyo sa FB na mula roon sa yung mga Mamawan tribe. Ngayon ko lang narinig, meron palang Mamawan tribe. No? First time kong marinig yun na sila'y bumaba mula doon sa bundok tapos dumalo doon sa Kabadbaran City. So, nakaka-bless at nagsabi sa akin yung pastora doon na pagbalik uli ng Mindanao, tatakbo ko rin sa tribo nila yung mga Mamawan tribe. Mga ano sila, talagang totoong Pilipino. Talagang kakulay mo, kakahait mo, kakasintamos ng ilong mo.
yung mga buhok ay kinky, no? Sila yung mga full-blooded Filipino. Totoo. No, yes. From the Aita, Mamawan tribe, Manobo tribe, no? At mga Mangyan, di ba? Yung mga full-blooded Filipino. Ako, may halo na ako eh. Totoo. May halo na akong Chinese. Ang sabi ng nanay ko, yung lola niya ay Chinese, no? Kaya nga, pag napunta ako ng Hong Kong, akala nila Chinese ako. Pag pupunta ako ng Korea, akala nila Korean ako. Pag mapupunta nga ako saan-saan lugar, eh, akala nila Chinese o Korean ako eh. Hindi nila alam Pilipino ako, pero hindi na ako full-blooded Pilipino. May tao pa ho ba rito? May halo na ako. Amen. So, huwag natin ikahiya, ha? Kung yung ilong natin ay ganyan. Huwag natin ikahiya, yung height natin ay ganyan. Yung kulay natin ay ganyan. Kung sakali mang yung buhok mo ay kinky, okay na yan, huwag mo na iparibang. huwag mo nang pakulayan pa. Kasi sila, very, very, very much fraud sila eh, sa kanilang kalagayan. At yung pastora, umiiyak siya from Mamawan tribe. Tapos patay daw yung asawa niya, pastor. Wala daw silang, ibig sabihin, financially kulang sila. Wala naman daw siyang magawa kundi lagyan niya yung tawag ng mister niya. Amen po ba? Bilang pastora. Pitao pa ho ba rito? Successor siya. So, inabutan natin ng konting pera, no? Para sa ipabaon bago umuwi doon sa kanyang tribo. Tapos yung ilang mga kapatiran na Mamawan tribe, dumukot ako sa pitaka ko, binag-aabutan ko ng konti. Pero alam niya, nakakatawa. Hindi tinanggap. Hindi tinanggap. Sabi, huwag na po. Sabi, huwag na po. Ang nataas ng faith eh. Amen po ba? Yung iba, kung iba yun, sasamantalahin yun eh, no? Pero sila, hindi. Kaya ang ginawa ko, tinignan ko yung bag ko. Mabuti na lang, meron akong nabiling mga malilinggit na mga abubot na talagang sinasadya ko yun eh. Para pagdating doon, may aabot man lang sa kanila at may pasalubong man lang sa kanila. Tinignan ko yung bag ko at dapat pinagbibigyan ko na lang sila kung ano yung mga dala ko. Amen po ba? Ito pa ho ba rito? Kaya pwede rin yun. Na bago kami pumunta saan mang probinsya, saan mang bansa, lalo na yung mga ganyang mga kapatiran natin, mga lugar-lugar na mahihirap, pwede mo akong padala ng maraming dollar, won, yen, Philippine peso, at saka kung ano mang pwedeng mga ipabawon mo sa akin, amen po ba? Tao pa ho ba rito? Kaya maganda na kahit na hindi tayo anniversary, yung mga t-shirts ng kayo JF, magandang lagi tayong meron niya. Kahit hindi anniversaries, yung mga keychains ng kay OJF, dapat lagi tayong meron yan. Yung abutan mo sila ron ng anything na simple eh, ang saya-saya nila. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Glory to God. Sabi ko nga sa kanila, very strong yung presence ni Lord doon. No, hindi pa ako bumababa ng pulpit, nagpabagsakan na sila, hindi pa ako naglilihans, nagpabagsakan na sila. Sabi nga ni Jim, sabi niya, nakaka-bless. Sabi niya, di pa po kayo bumababa ng pulpit, nagbabagsakan na sila. Pero ang nakakatuwa po, sabi niya, yung ulo nila bumabagsak sa semento, sa lupa, hindi man lang nababago, hindi man lang nasusugat. Sabi niya, ganun. May tao pa ho ba rito? Sabi niya, ganun. Hindi pa ako nag-altar call, makikita mo, ha? Ano po yun? Pastor, pastora, unbelievers, Christians, halo-halo po yung mga umaten doon. Makikita mo, nagugulat na lang ako, nakaluhod na sa harapan. May tao pa ho ba rito? Kaya po sabi ko sa kanila, alam ba ninyo, hindi naman kayo ang na-revive eh. Ako yung na-revive. Ako yung mas higit na na-revive. Amen po ba? Walang samasagot. Bakit? Kasi alam ninyo, lalong tumaas eh, yung pag-iibig ko sa Diyos. Lalong tumaas yung pag-iibig ko sa presensya ng Diyos. Lalong tumaas yung pag-iibig ko na gawin ang kalooban ng Lord ng mas matindi pa kaysa dati. At lalong tumaas yung pangarap ko, no, na ikutin pa ang Pilipinas ng mas mabilis, no, at ang buong mundo ng mas mabilis. Amin po ba? Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, akala ninyo kayo yung na-revive? Kaya ako yung na-revive.
No, iba't ibang churches po yun, iba't ibang pastor, yung mga churches ay iba under natin, yung iba ay magiging under natin or connected na sa atin. Mga kapatiran po, sabi ko sa kanila, hindi kayo ang na-revive. Ako ang na-revive. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Glory to God. So Hebrews 11 verse 1, verse 6 I mean, may pabuya si Lord, may gantimpala si Lord, may reward si Lord sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya ang iling ko sa inyo, yung mga pag-ikot natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, nasa FB natin yan, Kingdom of Jesus Fellowship International fan page, at nasa YouTube natin yan, KOJF, i-subscribe niyo yan, i-follow, i-like, i-share ninyo. Wag lang pag nakita niyo sa FB, hindi lang pala like, pusuan ninyo. At wag yun ang pusuan, talagang panoorin talaga ninyo, i-subscribe talaga ninyo. At makikita ninyo, walang pandaraya, walang pagsisinungaling, walang exaggeration, no? Kung ano yung mga magagandang ginagawa ng Lord sa pag-ikot natin buong Pilipinas at buong mundo. Amen po ba? Hindi ba kayo natutuwa na yung ating church ay totoo? Hindi ba tayo natutuwa na yung ating mga prayers and fastings at pag-financial support ay hindi nawawala ng kabuluhan? Amen po ba? Hindi ba tayo natutuwa na nag-prophesy ako, di ba? Sabi ko, once na makita nyo ang lingkod ng Diyos ay nag-mission, magbantay ka na kasi wala na itong balikan, tuloy-tuloy na ito. May tao pa ho ba rito? Kaya nga po, pagkatapos mo ng Pilipinas, meron na naman naka-line up na ibang bansa, may tao pa ho ba rito? No? May naka-line up na naman, kaya tuloy-tuloy yung ating prayers and fastings at financial report, sa pagkatunay nga na ang Panginoon ay hindi papayag na hindi tayo makapaglitas ng maraming kaluluwa, hindi papayag ang Diyos na hindi tayo gamitin niya mightily effectively in this final hour, at hindi papayag ang Diyos na hindi ipagpalain tayo ng sobra-sobra. Kasi nais ng Panginoon na maranasan natin ang kabutihan ng Diyos, and at the same time, to be a part, no, of this worldwide, massive worldwide evangelization. May tao pa ho ba rito? At alam ba ninyo yung pinapangaral ko rito? Pareha lang doon. Yung pinapangaral ko rito, yun din doon. Walang pinagbago, walang pinagiba. No? May tao pa ho ba rito? Medyo doon nga lang sa Mindanao ay medyo sinisikap nating ulit-ulitin ang pananalita at magkaroon tayo ng interpreter, no? Kasi nga, medyo maraming tayo mga kababayan doon na amin at aminin talaga natin hindi makapagsalita ng Pilipino o ng Tagalog. Kaya nga, yung pastor natin sa Surigao, sabi ko, sige pastor, salita ka lang ng Bisaya, ako Tagalog. Sige, salita lang, Bisaya ka, Tagalog ako. Para natututo ako ng Bisaya, natututo ka naman ng Tagalog. May tao pa ho ba rito? Glory to God. Yung pastor natin doon sa Surigao, hindi pa ako nag-aatar ko, luhod eh, no? Amen po ba? Kaya nakakatawa ang Lord. Nung dumating tayo ng Mindanao, doon lang muna tayo sa Agusan, no? New Himuog, Esperanza, Agusan. Ngayon, purihin ng Panginoon eh, uubusin na natin ng Mindanao. Amen? Isang araw, nasa Tawi-Tawi na tayo, nasa Pasilan, Maguindanao, Sulub, Marawi. Pupuntahan na natin yan. Amen po ba? I-invade natin yan through our prayers and fastings. Kaya makinig maigi ha. Yung ating mga prayers and fastings, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Yung mga kapataan, tuloy-tuloy yung ating mga prayers and fastings, no? Tuloy-tuloy yung ating mga pagkakaloob. Minsan, hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao yan eh. Prayers and fastings, tuloy-tuloy ng pagkakaloob. Hindi nila maintindihan yan, pero kung malalaman nila, no, yung matinding kabigatan ng Lord sa puso natin at yung mga dakilang mga bagay na ginagawa ng Panginoon ay talagang sosobrahan pa nila yung prayers and fastings, at sosobrahan pa nila yung pagkakaloob. Amen po ba? Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon sa God. Alam niyo, napansin ko, pagpunta ng probinsya, mas tumataas yung bilihin sa mga mall. Kukunti lang yung mall doon, bihira lang yung mall, nasa city. Pero mas mataas yung bilihin. Kasi sinasabi nila,
galing pa ng Maynila, tinatravel ng probinsya. Kaya lang yung mga, kung titingnan natin, nakikinig pa ho ba tayo, sa mga probinsya, sa mga hindi city, sa hindi Metro Manila, ang sahod dyan, di ba, mas mababa kaysa sa Metro Manila? Tama ba ho? Pero yung bilihin, tumataas pa. Yun ang napansin ko. Kaya hindi rin tama yun eh. Yung mga kalangat-ngalakal ang yumayaman eh, mga namumuhunan. Another thing na nakita ko roon, yung dito sa Metro Manila, yung mga papel natin dito, di ba? Mga papel na pera, ang lulutong eh, no? Lalo na kung magdi-December, doon ang napansin ko roon, yung mga papel nilang pera, mga papel natin pera sa probinsya, talagang ano na? sobrang loko talaga eh. Siguro doon ang nagsisirculate yun eh. Pero nakakatawa sila. Very generous sila, no? Kakanta sila, muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo, muhatag sa kalipay. Sabi ko, magbigay doon ng may saya. Itao pa ho ba rito? Muhatag sa kalipay. Kahit na yung pera nila, lukot-lukot, muhatag talaga sila. Kahit galing pa sila sa mga bundok-bundok, muhatag talaga sila. In the book of Hebrews 11 verse 6, no? Sa Hebrews 11 verse 6, it says, nakita na ninyo? Yan. Hebrews 11 verse 6. Yan. Nung nagturo ako ng Sarigaw, eh, mabuti nakakita ako ng Bible na Bisaya, yun ang binasa ko. Kaya ilang problema, hindi ako marunong mag-pronounce ng kanilang salita. And without faith, pakisabi without faith, kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. Mahirap na maluhod ang Diyos. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sapagkat ang nais ng Diyos, sino mang lumalapit sa Kanya ay naniniwalang may Diyos siya'y buhay at nagbibigay siya ng pabuya, gantimpala, no, sa mga totohanang naghahanap sa Kanya o lumalapit o tumatawag sa Kanya. Amen po ba? Pakisabi nga po, gantimpala. Lahat ng ating gagawin sa Diyos may gantimpala. May tao pa ho ba rito? Pag meron kang sino rito yung may ex o yung maraming ex, di ba? May mga ginawa ka sa ex mo, di ba? May tao pa ba rito? Pero yung ex mo, nilimot ka. Tama? Hmm. Pero ang Lord, pag may ginawa ka sa Kanya, hindi Kanya lilimutin. Wala sumasagot. Hindi Kanya gagawin ex kahit kailan. May tao pa ba? Hindi mo siya magiging ex kahit kailan. Amen po ba? Naranasan ba ninyong manghina, manlamig, mag-backslide, huwag nang dumalo, di ba? Pero hindi nyo napapansin eh, ang Panginoong Hesukristo, patuloy kayong ini-encourage, sinihikayat na bumalik sa Kanya. Nanumanin nyo ako? Parang wala namang kausap dito. Di ba, minsan nararanasan mo, parang ayaw mo nang dumalo, di ba? Ayaw mo mag-pray, ayaw mo mag-ayuno, ayaw mo magkaloob, ayaw mo nang maglingkod, di ba? Minsan ganun eh. Lalo na kung nararanasan mong all out ka sa Panginoon, all out ka sa pagbibigay, all out ka sa paglilingkod, all out ka sa pagtalo, all out ka para kay Lord, tapos biglang maraming problema, pagsubok, di ba? Maraming laban ng buhay, may tapo ba rito? Maraming persecution, maraming atake ng kaaway, nasabihin mo, ayoko na, no? Kaya hindi ka na magkakalom, hindi ka na magbibigay, hindi ka na dadalo, hindi ka na atin ng mga prayer meeting, hindi ka na mga ngaral, no? Matuturo ka na kung sino-sino na lang ang pinapaturo mo, no? May tao pa ba? Pero hindi nyo napansin, ang Lord patuloy kanyang kinakausap para bumalik sa Kanya. Tama? Yes. Gumagamit siya ng kung sino-sino ang tao para i-follow up ka. I-text ka, di ba? Mag-message sa'yo, di ba? May tao pa ba rito?
Misan na nararamdaman mo yung mga yakap, yung mga hugs, yung mga embrace ni Jesus. May tao ba rito? At minsan talagang hindi ka na makalapit sa Kanya ng lubusan, eh, ayaw mo na eh. Kasi sinasabi mo eh, Lord, umanap ka na lang ng ibang iibigin. Kasi hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Dininay kita, nag-backslide ako. Alam ko na yung totoo, alam ko na yung tama. Dumatayo ako, nag-exhort ako, nangangaral din ako. Alam ko na yung totoo. Pero nag-full ako, bumagsak ako. Lord, umanap ka na ng ibang iibigin. Pero di ba ang sagot sa iyo ni Lord, hindi, tayo pa rin. Nalang sumasagot. Tayo pa rin. Then that's true. Kaya kung pinapalo up ka, kung pinupuntahan ka, kung tinetext ka, binibisita ka, kung may nag-PPM sa'yo, may nagpupunta sa'yo, o nararamdaman mo yung urging ng Holy Spirit, kasi ang gusto ng Lord, forever, forever kayo. Ayaw ng Lord na gawin mo siyang ex. At hindi mapayag ang Lord na ikaw ay magiging ex niya. Amen? Malakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon Diyos na gawa. Anong sabi ng Jeremiah 31 verse 5? I have loved you with an everlasting love. Pag sinabi mong everlasting, eternal, forever, different words, no? Pero the same meaning, no? May mga kahulugang parehas yan. Walang hanggan. No? I have loved you with an everlasting love. Ganoon. Alam mo, si Pablo, nararanasan din ni Pablo yan eh. Si Pablo, all out kay Lord, bigay buhay kay Lord. No? Si Pablo, hindi na nag-asawa. No? May tao pa ba? Eh yung iba, ang babata pa, nag-aasawa na, lalo na sa probinsya. Sa probinsya, ang hihirap na nga ng buhay, ang babata pa na nag-aasawa na. Totoo po. Mga dalaginding, ang mga dyan, ang lalaki na. Nagpapalobo na sila. Hindi ng plastic balon, ha? Eh kami noon, nung mga bata pa kami, ang pinapalobo namin, plastic balon, eh. Eh sila, iba pinapalobo, eh. Ganoon. No? Pero alam niyo, sabi ko nga, sa kabila ng lahat, kinakalabi tayo ng Lord, balik ka na. Turo na ulit, dalawa na ulit. No? May tao pa ba? Kasi alam niyo kung bakit marami hindi makabalik, full of condemnation eh. Alam mo na yung totoo eh. Nakakahiya. Nakita nila na nga, tumayo, umawit ako. Pinuntahan ko sila, pinaalap ko sila. Tapos nagkamali, nag-fall ako into sin. Nakakahiya, nakakahiya, wag na. Dito na lang ako. May tao pa ho ba rito? Wag mo na akong tumputin, Panginoon. Hayaan mo na ako sa pusali. Mabaho na ako. Pero hindi ganun sino. May tao pa ba rito? Sabi nga ng Biblia, di ba, ano? Sabi niya eh, ay di ba, Isaiah, di ba? 118, 119, di ba? Sabi ng Biblia, alam mo, kahit mabaho ka na, iiwisi kang iwisikan kita ng perfume. Amen po ba? Ano sa mga sagot? Kahit maitim ka na sa kasalanan, papuputiin kita. May tao pa ba rito? Eh, ganyan ang Panginoon. Iba, eh, gusto niyong palakpakan si Lord. Ano ang sabi ng Biblia sa Romans? Di ba? Sabi ganun, the gifts and calling of God is irrevocable. No? Ang pag-ibig sa atin ng Lord, ang panawagan sa atin ng Panginoon ay hindi nagwawakas, walang hanggan. May tao pa ho ba rito? Sabi ng Isaiah 1:18, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Yun. Nakita na ba kayo ng snow? Anong kulay yung snow? White. Kahit daw tayo ay pulang-pula o dumi, maitim sa kasalanan, papaputiin daw tayo ni Lord. May tao pa ba rito? Alam nyo yung puso natin marumi? Kahit na anong gluta tayo nang i-apply mo rin, hindi yan puputi. Pero kapag blood ni Christ ang naglinis ng ating mga puso, puputi yan. Glory to God. Sige, palakpakan natin si Lord.
Though they are red as crimson, they shall be like wool. Nakita na ba kayo ng wool? Yung bulak. No? Doon sa Mindanao, yung kakao, alam niyo yung kakao? Eh, pag binuksan mo pala yun, ang sarap pala nun. Para din siyang maarang, kaya lang, mas makatas yung maarang. Tapos yung ano nito, yung seed nito, yung pala ang ginagawang tablilla, kakao. Yung pala yun. May tao pa ho ba rito? At doon din ako nakakita sa Mindanao na yung chesa, parang mangga. Alam yung chesa, yung polidilaw? Parang mangga. Pati yung puno niya, parang mangga. Oh. Doon din ako nakakita ng saging. Grabe kanyang kalaki yung saging, oh. Mga 1 foot, isang ruler. Grabe. Ganoon. Kaya, napakayaman ng Pilipinas. Kaya, napakapalad na tayo mga Pilipino. Amen? Amen. Sabi nga sa kanta, ako'y Pinoy, no? Hindi daw kinahihiya kahit na yung ilong niya ay ano? Hindi ako misabi nun, ha? Pag nagpatangos ka ng ilong, di ba? Mahal na yun. I-maintain mo pa yun. Oo. I-maintain mo yun eh. Eh kung papabayaan mo na lang ganyan ilong mo, wala nang maintenance. Wala na. Kaya sabi ng Biblia, come na, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. They are red as crimson, they shall be like wool. Ganun pala yun. Kaya minsan, nagkulang tayo, nagkasana, nagkamali, nag-fall into sin, tao ba rito, hindi na umaawit, hindi na tumutugtog, hindi na sumasang, hindi na naglilong, hindi na nangaral sa Diyos. Ayaw ng Lord na tuluyan tayong lalayo. Amen po ba? Ayaw ng Lord na maging ex niya tayo o maging ex natin siya, hindi siya papalit. Ang gusto nga ni Lord, magpakasal tayo sa Kanya. We are the bride and Jesus Christ is the groom. Kailan tayo ikakasal, no? Sa rapture of the church. After ng rapture of the church, mayroong kasalan. May tao pa ba rito? Saan gaganapin yun? Doon sa kalangitan. Ganoon yun. Kaya para maging qualified tayo na pumasok ng langit at makasama sa rapture of the church, kailangan malinis yung puso natin. Para luminis yung puso natin, 1 Peter 1:18-19, mahugasan tayo ng dugo ni Kristo Jesus. At para tayo mahugasan ng dugo ni Kristo Jesus, 1 John 1:8-9, aminin natin na tayo nagkasala. May tao pa ho ba rito? Aminin natin, nagkasala, nakulang, nagkamali. At sumingi ng tawad sa Panginoon, kanino hingi ng tawad? Sa pare ba? Hindi. Pati nga yung pare, dapat humingi rin ng tawad sa Lord eh. Lahat tayo dapat humingi ng tawad kay Lord. Direkta tayo humingi ng tawad kay Lord. Amen po ba? Pwede tayong lumapit sa mga lingkod ng Diyos para magpa-pray over. Pero, yung kasalanan natin, direkta natin kinukonfession kay Lord. Hindi natin kailangan pumunta sa isang booth, di ba? Tapos magungumpisal tayo ron. Father, nagnakaw ako. Anong ninakaw ako? Cellphone. Anong klaseng cellphone? Latest model, Father. Ganun ba? Magkano, Ben? Anong nasasana yung latest model ng cellphone na yun? Wala na, Father. Binenta ko. Magkano halaga? Mura lang, Father. Nagipit ako. O sige. Ganito gawin mo. Manalangin ka ng 3 Panginoong Maria. Glory be to the Father. 10 Eh, hindi ganun. So yung karo, palakpak mo natin si Lord. Lalo na yung malakas tumawa. Pati hindi tumatawa kung malakpak ito eh. Para matawa kayo. Alam mo yung karumihan ng ating puso, hindi makukuha sa panalangin niya ng 10 kama namin, glory be to the Father, Abaginong Mara, hindi nakukuha yan. Yung bang pag-amin, na tayo nagkasala, nagkulang, nagkamali, may tao pa ba rito? Ganoon. Tapos sabihin natin sa Lord na, kagaya ng isang kapatid natin, titapos na yung gawain, no? Sabi niya ganun. Sa susunod po, sabi niya,
lahat ng mga marurumin ninyo, ako maglalabas, sabi niya. Ganun ba? Hindi mo kasi kaagad sinabi. Sabi niya ganun. Tapos nag-testify siya, listen very carefully. Sabi niya, dati po akong tomboy. Tapos ako ay laging nakasombrero. Yung sombrero ko ay baliktad. Pangalan niya, girly. Tomboy po ako dati. Ang boy, ang aking sombrero nakabaliktad. Ganoon. Tapos meron akong girlfriend. Babae siya, ha? May girlfriend siya. Tapos sabi niya, kaya lang po, napakasakit. Yung girlfriend ko, pinagpalit ako sa lalaki. Ang sakit nun, sabi ko, pinaasa mo ako. Minahal pa naman talaga kita. At lahat-lahat ay ginawa ko para sa'yo. Ako'y nabuhay na para sa'yo. Niloko mo ako, dinaya mo ako. Pinaasa mo ako. Sabi niya, pinsan ko pa. Sabi niya, susuntokin niya rin pinsan niya. Kinatalo mo ko. Pinsan pa naman kita. Yung jowa niya raw na babae, naghanap daw ng tunay na lalaki na may tao pa ba rito? Kaya ang ginawa niya, naghanap uli siya ng jowa, babae na naman. May tao pa ho ba rito? Tapos makalipas ang panahon, yung jowa niyang babae, pinagpalit na naman siya sa iba. Sabi niya, napakasakit naman. Sabi niya, hindi ka naman kasi tunay eh. Eh bakit ba ako pinaasa? Sabi niya, this is a true story ha. Tapos ay ayon kay Sister Gerly, nakarinig siya ng salita ng Panginoon. At yung salita ng Diyos, tumarap sa heart niya. Ay, ito ang sabi niya, listen very carefully, pwede mo itong gawing prayer. Ito ang sabi niya, Panginoon, narinig ko ang katotohanan, nabasa ko sa Biblia, babae ako. Hindi dapat ako maging lalaki, hindi dapat ako maging lesbian, maging tomboy, maging member ng LGBTQ+. Kaya ang sabi niya, listen very carefully, ito ang prayer niya, Panginoon, gawin mo po akong tunay na babae, yung attraction ko sa babae, tanggalin mo po. At nagulat ang mga kapitbahay niya. Babae na siya manamit at nagparibang na siya. Yes. At ngayon, meron siyang asawa, meron siyang anak, isa sa mga song leader natin doon sa Agusan del Sur. Nakikinig po ba tayo? Kaya what is impossible with men are all possible with God. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 6, yung naniniwala ng may Diyos, yung lumalapit sa Kanya dapat may pananampalataya. May tao po ba? May pananampalatayang kaya tayong patawarin ng Diyos. May pananampalatayang kaya tayong baguhin ng Lord. Kaya ako'y nalulungkot sa ating minamahal na kongresista ng 1st District ng Bataan, si Representative Geraldine Basista Roman. Ang sabi niya, nang ako'y napanood ko, sabi niya, akala kasi ng marami, magbabago pa kami. Hindi nila alam, we were born this way. May tao pa ho ba? Pero hindi nila alam, kapag nagkaroon sila ng malalim na encounter with the Lord Jesus Christ, babaguhin sila ng Diyos. Kaya silang baguhin ng Panginoon. Kaya kinakailangan talaga nila ng encounter with Jesus. Kaya kung may problema ka sa sarili mo, may problema ka sa asawa, anak mo, magulang mo, kapatid mo, o sino mang tao, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, sama ng pagkatawang, sama ng ugali, hindi nag-aaral ng maayos. Puro jowa iniintindi, puro jowa inatupag. Alam mo, ang kinakailangan niya is encounter with God, encounter with Jesus. May tao pa ho ba rito? Kaya dapat sa ating pagbisita sa kanila, sa ating pangangaral, sa ating paghayo, dapat ma-encounter nila si Jesus. Alam mo, yung mga magagandang pangangaral, no? Na wala namang kapangyarihan, walang kabuluhan yan eh. Kahit hindi maganda ang pangangaral mo, hindi ka magaling mag-Tagalog, hindi ka magaling mag-English ng lubos. Pero pag yung pangangaral mo kay may kapangyarihan, may tao pa ho ba rito? Babaguhin ng Panginoon yan.
Kaya rin sinasabi ng iba, hindi ko na maalis yung paninigarilyo. Hindi, pag tinanggal ko yung paninigarilyo, magkakasakit ako. Eh, lalo ang papatayin ka ng sigarilyo mo sa totoo lang. Hindi kasi ako makatulog eh. Kaya ito yung kapiling ko pag hindi ako makatulog. Si Red Horse. Si Emperor Light. Ang tao pa over rito. Pag-gising niya, may hangover siya. Sutok ng ulo ko. Hindi makapasok. Butas pa yung bulsa. Kaya alam mo, pag na-encounter mo ng malalim si Jesus, hindi mo na kailangan ng kahit ano pang klaseng light. Amen? Kahit strong beer pa yan, hindi mo na kailangan yan. Pero sumasagot, ang kinakailangan natin, ma-encounter natin si Jesus. Amen! Talagang i-encounter talaga with God. Para yung mga bakla maging tunay na lalaki. Ako talaga yung ganito talaga ako. Nung baby pa ako, ganito na ako. Kaya nga na ako'y pinanganak, ang sabi ko, uha! Uha! Wala namang ganun eh. Walang ganun, di ba? Uha! Uha! Sabi niya, hindi mo sabi, uha! Uha! Hindi naman ganun eh. Eh, binulugan lang siya ni... Kailan mo naramdaman yung ganyan ka? As early as 5 years old. Hindi niloko ka. Nung 5 years old ka, binulungan ka ni Satan. Sabi sa'yo ni Satan, bayot, bayot. Ang isipin ng bayot, bakla. Eh, pinaniwalaan mo naman. Bayot ako, bayot. Eh, nung nagturo ako ng Abadbaran City morning, bago after nuli, may nagpapaawit doon. Eh, sabi ni Sir Jean, bayot, bayot. Kasi kung magpaawit siya, may pagganong-ganong pa siya. Sabi ko, medyo lang niniisip ko nga din. Yung pala, eh, coming from Manobo Tribe pala siya. Pero pulis na siya ngayon. Eh, may mga dance pala silang ganun. May tao pa ho ba rito? Siguro sa loob-loob niya, nung hindi pa ako born again, sinasayaw ko yung ganito kung sino yung Diyos-Diyosan. Pero ngayon, sinasayaw ko na ito sa Diyos. Pero hindi siya bayot, pulis siya. Tignan mo yung katabi mo, hindi yan bayot. Straight yan. kung sinasabi niyang bayot siya, sabi mo saan, hindi totoo yan. Si Satan yung bayot. Saan niya alam siya yung bayot? Pakla. Misaya yan eh. E tao pa ho ba rito? Kaya pag binulungan ka ni Satan, bayot ka. Ay, bayot ako. Hindi totoo yun. Pag binulungan ka ni Satan, tomboy ako. Tomboy ka, tomboy ka. Tomboy ako. Hindi totoo yun. Pag binulungan ka ni Satan, Red Horse, magpatulog. Huwag kang paniwalaan yun. Misan nakakatawa yung marami, no? Ipapost pa sa FB, no? Pampatulog ko. Ito para pangalis ng pagod, siyempre. Na ano eh, mahabang araw, mahabang oras, nagtrabaho ka. Kinakailang lumigaya ka ng konti. Ito, pampaligaya. Mga alak, no? Mas pupunta sa mga beer house, di ba? Yung tama ba rito? Naghahanap pa tayo ng totoong kaligayahan? Ang totoong kaligayahan na tatagpuan kay Jesu Cristo. Wala na tayong pupuntahan pa. Ang kinakailangan lang natin, Hebrews 11 verse 6, maniwala tayo na mayroong Diyos. Na ang Diyos na ito, kung lalapit tayo sa Kanya nang may pananampalataya, kung tayo may kasalanan, papatawarin niya tayo. Kung tayo may mga bisyo't kasalanan, aalisin ng Diyos yan. Amen po ba? Kung bayo tayo, gagawin niya tayong tunay na lalaki. Amen po ba? Kung tayo naman ay tomboy, gagawin niya tayong tunay na babae. May tao pa ba rito? Eh, iba, di ba, maraming tao hindi maligaya sa buhay nila eh. Ang dami-dami naman pwedeng drawingan, blackboard. No, kung ano, di ba meron pang nabibili na mga papel para pang pen para drawingan mo, di ba? Okay, bumili ka ng canvas, doon ka mag-drawing. Hindi, pati katawan niya na dinodrawingan eh. Hindi satisfied, hindi satisfied, dinodrawingan yung mga katawan nila. Mga minamahal, hindi natin kinakailang drawingan yung ating mga katawan. Amen po ba? Tanggapin natin kung anong meron yung ating katawan. Walang sumasagot. Tanggapin natin kung anong pagkakalikha sa atin ng Panginoon.
kung saan tayo naligaw, nalaisang landas, nadupilas, no? Eh, bumalik tayo sa Panginoon, mag-ayos tayo. Tatanggapin tayo ng Lord. May tao pa ho ba rito? Lalo sa mga sagot. Hindi niya tayo re-reject. Anong sabi ganoon sa aklat ng John chapter 6? Tingnan nga natin. Sa John chapter 6 verse 37. Tingnan nga natin yung John 6:37. Naglilista ba kayo? Dala ba ninyo yung cellphone ninyo? O, siyempre kasi yung Bible nyo naka-download sa cellphone eh. Diba? Sabi rito, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. May tao pa ho ba rito? All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Yun. Sino man daw ang lalapit pupunta, magbabalik loob kay Jesus, hindi raw itataboy ni Jesus. Amen? Anong sumasagot? Hindi raw itataboy ni Jesus. Sino man daw, no? Ang lumalapit, nagbabalik loob kay Jesus, lumalapit kay Jesus, hindi raw po itataboy ni Jesus. May tao pa ho ba rito? Kaya sabi ko nga, lahat ng ating paglapit, gagawin, pananalangin, pagsasakripisyo, pagkakaloob, alang-alang kay Jesus, no? Anything that we are doing for God, amen po ba? Meron niyang reward sa Panginoon. May tao pa ho ba rito? Sino ang nakakita na ng isip niya? Nakita mo na isip mo? Pero may isip ka. Paano mo na lamang may isip ka? O sige nga, sagot. Kasi naisip mo. Naisip mo na may isip ka. So, kasi nagpa-function yung isip mo, di ba? Nagpa-function eh. So may isip ka kasi nagpa-function. Bagamat hindi mo nakikita ang isip mo, alam mong may isip ka. May tao pa ho ba rito? Ganon din ang Diyos. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero alam mong may Diyos. Amen! Kasi nararamdaman mo. Nararamdaman mo ang kanyang kalinga, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit. Amen po ba? Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Nakita na ba ninyo ang langit? Sinong nakakita na ng langit? No? The first heaven and the second heaven, nakikita natin. Yung ulap, that is the first heaven. Yung lalagyanan ng sun, moon, and stars, yun ang the second heaven. Pero yung the picturon of God, yung talagang luklukan ng Diyos, hindi mo pa nakita. At doon tayo pupunta. May tao pa ho ba rito? Bagamat hindi pa natin nakikita ang langit, pero naniniwala tayong may langit at doon tayo pupunta, kasi yun ang sinabi ni Jesus sa John 14 verse 1. Sa John 14 verse 1, ang sabi niya, "Time will come, babalik akong muli sa mundong ibabaw na ito para kayo ay kunin." Amin po ba? Kunin! At magkasama-sama na tayo sa langit magpakailan-kailan pa man. Kanina ay tumunog yung cellphone at umiiyak ang kapatid natin doon sa Japan. Sabi niya, "Patay na po yung mister ko." Sabi niya gano'n. Sabi ko, kung probinsya lang yan, saglit lang kitang puntahan para mag-funeral service tayo dyan. Eh, Japan yan. Sabi ko, kailangan ng visa, papunta ron. May tao pa ho ba rito? No, sabi ko, pero sabi ko sa kanya, ganun pa man, sabi ko, ang nakakatuwa, bago namatay yung mister mo, pinadamoy mo yung pagmamahal. Amen? Kaya, bago mamatay yung mister mo, ipadamoy mo na yung pagmamahal. Bago mamatay yung Mrs. May, ipadamoy mo na yung pagmamahal, ha? Lalo na kung banas na banas ka na inis ka na dyan, hindi ka pa namatay. So bago mamatay, ipadama mo muna yung pagmamahal. Sumasagot. Kaya sabi ko, at least, bago siya namatay, na ipadama mo yung pagmamahal. May tao pa ba rito? Pangalawa, sabi ko, naibahagi mo sa kanya yung pag-iibig ni Kristo. At dahil naibahagi mo sa kanyang pag-ibig ni Kristo, nasa langit siya ngayon. May tao pa ho ba rito? Nasa langit siya ngayon. Walang sumasagot. Alam nyo, nagpapakahirap tayo sa pagdalo, nagpapakahirap tayo sa paglilingkod, pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, pag-practice.
nagpapakahirap tayo, di ba? Nagsakripisyo tayo, di ba? May tama ba rito? Hindi tayo kumaagat sa... Alam mo kung unbeliever tayo? Lahat na lang ang iaalok sa atin, tatanggapin mo, di ba? Pero dahil Kristiyano tayo, born again tayo, may bagong buhay tayo, maraming inaalok sa atin, di mo tinatanggap. Tama ba? Yes, marami tayong pwedeng panuorin, di mo pinapanood. Marami tayong pwedeng pakinggan, di mo pinapakinggan. Maraming pwedeng inumin, di mo iniinom. Maraming pwedeng puntahan, di mo pinupuntahan kasi umiiwas ka. Alam mo yung Proverbs 4:23, Kawikaan 4:23. Alam mo yun eh. Na iniingatan mo yung puso mo at hindi ka nagpapadaig sa mga masasama. Amen po ba? Na pero pag merong namimingwit sa'yo, ang sinasabi mo, oy, layuan mo ako, tukso. Kay rami ng winasak na puso. Kay rami ng pusong pinaluha. May tao pa ho ba rito? Ay kung walang langit. May tao mo ba? Wala naman palang langit, wala naman palang buhay na walang hanggan. Anong ginagawa natin dito? Hello! Kaya tayo naghihirap at nagsakripisyo para sa Panginoon kasi alam natin pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw nito, pasok tayo ng langit. Ano yung sumasagot? Alam mo, yung makagraduate ka, lupa lang yan eh. Maging scholar ka, lupa lang yan eh. Magkaroon ng trophy, medals, and honors, lupa lang yan eh. Hello? Ito pa ba rito? Magpariband ka, lupa lang yan. Magpakulot ka, magpakulay ka. Makamit mo kung ano man ang meron sa mundong ibabaw na ito, lupa lang, sa lupa lang yan. Hindi mo madadala sa langit yan. Pero salamat sa Panginoon, pag si Jesus, nakatingma ba kayo sa akin? Pag si Jesus ang pumasok sa puso mo, dadaling ka ni Jesus sa langit. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hina naman ang palakpak ninyo. Yun yun eh. Kaya kailangan si Jesus nasa puso mo. Kasi dadaling ka ni Jesus doon sa kalangitan. Kaya sabi nga ni Pablo, di ba, sa unang, sa napakarami sa banal na kasulatan niya eh. Sabi niya eh, nanganib yung mga buhay natin eh. Eh kung wala naman palang langit eh, wala naman palang imperno eh, anong sabi niya eh, bakit pa natin nahayaang yung buhay natin manganib? May tao pa ho ba rito? Hindi na. Wala pong sumasagot. Nang ibig sabihin niyang nanganib siya, yung bang sa paglilingkod niya sa Diyos. No? Hindi lang naman talaga nanganib ang buhay ni Pablo, di ba? Si Pablo ay pinatay dahil sa paglilingkod kay Kristo. May tao pa ba rito? Bakit pinahintulutan niya na siya ang ikimatay niya yung pagiging martir? Bakit niya pinahintulutan yun? Kasi papasok siya ng langit. Ito. Alam ba ninyo na ang Pilipinas alarmado na ngayon? Bakit alarmado? Number one, alam ba ninyo yung mga suicide bomber? Di ba yung dalawang building sa Amerika na pinasabog, suicide bomber yon? Sila yung nag-direct ng airplane eh, para pasabugin yung... Ano bang tawag sa mga tower na yon? Twin Towers. Yun. Suicide bomber yon. Na handa silang mamatay, pumatay lang sila. Dahil ang paniniwala daw nila, sasalubungin sila ng 70 virgins para pumasok ng langit. At ang Pilipinas ay alarmado na ngayon. Bakit? Dati kasi ang mga suicide bombers, listen very carefully, dati kasi ang mga suicide bombers, taga-ibang bansa. Pero ngayon, ang suicide bombers, meron ng Pilipino. Pilipino na ang handang magpakamatay, mag-suicide, makapatay lang sila. Ibig sabihin, very, no, persistent, no? Very massive yung pag-i-evangelize ng maling paniniwala. Alam mo, nung kami nasa Israel, habang kami nag-i-evangelize din, meron din mga nag-i-evangelize na mali ang paniniwala. In fact, inaagaw nila ang Israel eh. In fact, nung kami ay dumating ng Bethlehem, doon kami unang nag-hotel,
bang yung, alam natin yung Bethlehem, saan pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem, di ba? Alam natin parte ng Israel niya. But you will be shocked. Kasi ang Bethlehem ay under ng mga Palestine. At ang Jerusalem ay alam natin under ng Israel niya, pero nasa Palestine siya, wala siya sa Israel. Isipin mo yun. And listen very carefully, nagdo-double time si Satanas. Nagdo-double time. Kaya alarmado ngayon ang gobyerno natin sapagkat ang mga suicide bomber ngayon, Pilipino na rin. Isipin mo, ibig sabihin, sila ay naturuan na maling paniniwala. Kaya kung manlalamig ka, hindi ka na magbabahagi ng Word of God, wow, kailangan ka ni Lord. Kasi nasa last days na tayo ngayon, Matthew 24:12. Pasama na ng pasama ang mundo. Aminin natin ang katotohanan. Nung unang panahon, ang mga bakla tomboy, nakakapag-asawa pa yan. Nagiging tunay na babae, tunay na lalaki pa yan, kahit hindi mo nasira ng Word of God. Tama? Oo. Kasi pag bakla ka, tomboy ka nung unang panahon, nakakahiya yan eh. Kinahihiya ka ng pamilya mo eh. Junior ka pa naman. Pulis ang tatay mo! Mas ganyan ka! Oo, oh, diba? Hindi mo ba alam sa lugar na ito akong sigarito? Mas ganyan ka! Nag-iisa pa namang babae na mag-aasikaso ng ating tahanan. Tapos kung umusta ka para kang lalaki, kahit mo ba yung mga kuya mo? Bugbugin kaya kita, magpapakababae na po ako, tatay. Pag sinabing bugbugin kita, magpapakababae na yan, di ba? Pag sinabing bugbugin kita, magpapakalalaki na yan. Eh. At ngayon, pag sinabing mong bugbugin kita, bugbugin kita, ha? Misa, mas matapang pa yung mga anak sa magulang ngayon eh. At totoo lang. Noon, pag tinignan mo yung mga anak, isang tingin mo lang, sunod ka agad dyan. At ngayon, pag tinignan mo yung anak, pang mamumula agad ang mata. Tapos ipopost pa sa FB yan. Nanay ko, ang tigas ng ulo. Ay, iba na yung panahon ngayon eh. Eh, tapo ba rito? Kaya walang dahilan para manghina tayo, panlamig tayo. Sabi ko nga sa inyo, pag nagpupunta ako ng mission, sabi ko sa kanila, akala ninyo kayo ang na-revive? Ako ang mas higit na na-revive. Although ang mahirap talaga, kasi hindi naman pare-pares ang sinasakyan mo eh. May bangka, may jeep, may bus, may private, may aeroplano. Eh hindi pare-pares ang sinasakyan mo eh. Yung mga tinutulo, minsan naka-hotel ka, malambot, minsan hindi. Puri ng Panginoon, nagkumot lang ako lahat-lahat, yung lamo, tapos sa kumot yung ano eh. Nagkumot na ako ha. Grabe kung kumagat yung lamo. Tago sa kumot eh. Grabe. May tao pa ho ba rito? Merong tubig na galing ng bundok, manamis-namis. Meron namang tubig na pag ginanon mo, mahamuton. Bisayan eh. Mahamuton. Ano yung mahamuton? Mahamuton. Itao mo ba? Kaya ang sabi ng Hebrews 11 verse 6, dapat maniwala ka na may Diyos. At ang Diyos na ito nagbibigay ng gantipala. Pag nanampalataya, naniwala ka sa Kanya, yung pananampalataya ang bigawa, ha? Hindi yung, iba kasi yung naniniwala ka lang eh. Pero sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. But the Bible declares, faith without action is dead. Kapag ang pananampalataya mo raw, walang gawa, ay, ano sabi ng Biblia? Patay yun. Ang ibig sabihin nun, pag naniniwala ka, imbang, kunyari, ganito, nagbigay ka, so maniwala ka na ibabalik ng Diyos yun. Amen ba?
yung hindi yung magbibigay ka, hindi ka naman masaya, o kaya naman, hindi ka magbibigay dahil wala kang pananampalataya. Umiiwas ka sa mga bisyo't kasalanan kasi alam mo papasok ka ng langit. May tao pa ho ba rito? Ah! Kapag nanalangin ka na sa Panginoon, naniniwala kang sinasagot ng Diyos yung prayer mo. May tao pa ho ba rito? Kasi napakaraming tao nag-pray, nag-ayuno, tapos hindi naniniwala na sinagot ng Diyos yung prayer niya. Listen very carefully. Alam mo minsan, may pagkakamali din sa Jose. Sa Genesis 37, sabi ni Jose, "The sun and the moon and the stars, time will come, all these things will bow down before me." Nagkamali siya. Alam mo, hindi lahat ng mga magagandang bagay o pangitain ay sasabihin mo kaagad o sabihin mo sa mga maling tao. Yung mga nakarinig sa kanya, imbis na matuwa, anong ginawa sa kanya? Balak siyang patayin. Sarili pa niyang kapatid. Anong nangyari? Niligtas na lang siya ng Kuya Ruben niya. Genesis 37, si Joseph. Anong nangyari? Binenta sa mga papunta ng Egypt, di ba? Sa mga Midianites, di ba? Binenta, napunta ng Egypt, naging alipin siya roon. Kaya minsan, tayo masyadong madaldal. Hindi pa tayo para sabihin mo, daldal ka ng daldal. Hindi naman taong tamang tao yung sinasabihan mo. Akala mo, natutuwa sa kadadaldal mo ng katotohanan. Yung pala, nagagalit sa'yo, naiinis sa'yo. May tao pa ho ba rito at bala kang patayin? Pero alam mo, kung magkaminsan, minsan ayos lahat yung motibo natin. Yung pang sincere tayo sa mga ginagawa natin. Pero kung magkaminsan, may mga taong hindi okay. May tao pa ho ba rito? Pero tandaan mo ito. Nang si Genesis 50 verse 20, Genesis 50 verse 20, nagplano ang diablo ng masama. May tao pa ba? Pero ang Diyos, yung planong masama, pinaganda niya. Amen po ba? Yes. Ito yan kung magkaminsan eh. Listen very carefully. Unintentionally, o kahit pa intentional, nagkamali ka. Pero kung maniniwala ka na kayang pagandahin ng Diyos ang pagkakamali mo, pagagandahin ng Diyos yan. Romans 8:28. Intentionally or unintentionally, nagkamali ka, pero kung naniniwala kang may Diyos, Romans 8:28, ang mga pagkakamaling yan kayang pagandahin ng Diyos. Amen po ba? Sino rito ang hindi sumama ang loob? Lahat tayo sumama ang loob. Tama? Sino rito yung nagtanim ng sama ng loob? Na sobrang pagtatanim ng sama ng loob, na kapag nakita mo yung taong yun, namumula kang parang lungganisa. Marinig mo lang yung pangalan ng taong yun, gusto mo nang patayin. Kapag naiisip mo yung kanyang mga pagkakamali, nadidepress ka, nai-stress ka. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Alam mo, naranasan ni Joseph yun eh. Basta ang sinasabi lang niya yung pangitain niya. Pero yung mga kapatid niya, imbis na samahan niya sa pangitain, nagalit sa kanya, balak siyang patayin, may tao pa ho ba rito? Mabuti na lang, niligtas siya ni Kuya Ruben niya at naibenta na lang at naging alipin sa Egypt. Pero bandang huli, naging pangalawa siya sa hari ng Egypt, ng Pero. Amen po ba? Siya ang nagligtas ng kanyang buong angkan, lahi. Hindi lang ano ha, immediate family, but his whole clan. And he saved the world. Niligtas niya ang buong mundo. May tao pa ho ba rito? And this is very carefully, dito na po ang magwawakas. Hindi ba minsan meron kang suggestion maganda? Pero minsan nami-misinterpret ka, tama? Meron kang payong maganda, nagsishare ka naman ng tama, nangangaral ka naman ng tama, di ba? No? Lahat naman, sa tingin mo, ayos naman yung ginagawa mo, tama naman. Pero may mga tao, hindi ka pinapansin, no? Dead ma sa'yo, may tao pa ho ba rito? Kunwari, minsan tatawag ng meeting. Meeting tayo. Tapos hanggang natapos ang meeting, siya lang nagsalita, hindi ka na nakapagsuggest. Di ba, uuwi ka? Magpaon na atin natin pa sa meeting na yun. May tao pa ba rito? At kung magkaminsan, bigla mo na lang may nabasa ka sa FB.
Hindi naman ganun pagkakasabi ko. Bakit pinusa FB ganyan? O sa group chat ganito, ganyan-ganyan. Bakit ganun? Bakit hindi nag-expose pa? May tao ba rito? Ano sumasagot? Di ba umagamin saan, whether you like it or not, may mga taong may ginawa sa iyo na hindi maganda? Ano ang sumasagot? Isang sasama yung loob mo eh. At sasobra pa ang sama ng loob mo at tatagal pa yung sama ng loob mo. Pero pag Kristiyano kang totoo na may pananampalataya, anuman yung pangit na ginawa sa'yo, palalampasin mo na lang yan. Bahala na si Lord. May tao pa ba rito? Bahala na. Kasi minsan alam mo, meron tayong binalak, pinalo, plinalo, sinadjes, meron tayong gustong gawing maganda. Lalo na kung ikaw ay talagang expert ka. Alam na alam mo yung maraming bagay, pero marami rin, dinededma ka lang. Tapos sa bandang huli, palpak yung mga ginawa. Lalo na kung panganay ka, di ba? Panganay ako. Pero may mga nagsisiga-siga dyan. Hindi ka makaporma. O lalo na kung ikaw ay nanay o padre de familia, di ba? Nagsisiga-siga, hindi ka makaporma. Nakikinig ba kayo? Minsan, ang sakit sa loob eh, no? Minsan yung bang, bakit ka tumatahimik? Magsalita ka! Magsalita ka! Tapos bigla ka nagsalita, magkasalita ka pa! Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Ano ba talaga? Tatahimik o magsasalita? Eh, tama ba rito? Hello? Ano sumasagot? Nararanasan ni Jesus Christ yan eh. Sabi ng Biblia, a prophet is without honor in his own country. John 1:11, he came to his own, but his own reject him. Isipin, ang hirap ng ganun, no? Yung nagmamahal at as na-reject ka. Ang dami niyan sa FB. Mahal ko siya, pinagpalit ako sa iba. Ang dami sa FB niya. Grabe. May tao pa ho ba rito? He came to his own, but his own reject him. Alam mo yung nakakasakit ng loob mo? Yung bang no, pansin ka, rejected ka, hindi ka pinapagsalita. May tao pa ba rito? Minsan maraming tao, sabi ko nga, minsan ano eh, after lang naman sila sa makukuha sa'yo eh. Wala ka na, wala ka na. Pag-uutangan ka, ang galing niya. Grabe, sige na. Nautang naman, kailangan ko talaga. Huwag kang mag-alala. Sakit na po saan, babayaran ko. Pag sinigil mo, tigre na yan. Leo niya, rawr! Yan ang nakalulungkot eh. Yung bang inaay ka bilang pastor o pastora, ang sipag-sipag mo, tas ang antindi mong mangaral, oh. Grabe, passionate kang mangaral. Inaay ka ngayon, ito ang susunod natin, pastor at pastora. Tapos mababalitaan, ang dami mong utang, di ka nagbabayad. Bakit di na kaya ako pinapatayo? Bakit di na kaya ako pinapangaral? Ang dami mong utang, di mo binabayaran eh. Walang pananampalataya. May tao pa ho ba rito? Kaya pag nakita natin ang ating sarili na tayo ay naisasantabi, kaya amoy, alam mo yung mga palipat-lipat ng Diyos at nagtatayo ng sariling church? Yan yung ano eh, mga sa tingin nila parang hindi sila napagbigyan, hindi sila naaprubahan. Kaya kailangan makipag-division ako ng church, kailangan magkaroon ako ng sarili ko para wala na makikialam sa akin! Pero alam mo, listen very carefully, Mateo 5:8, kapag totoo ka, di ba, sa sarili mo, totoo ka sa Diyos, Matthew 5:8, amen. Alam mo, sila ang kusang lalapit sa iyo eh. At ang Diyos mismo ang magsisend sa iyo eh. May tao pa ho ba rito? Kaya kung magkamisan, nararamdaman natin eh, Lord,
ayoko pong magpastor, ayoko pong mag full time. Ayoko pong tumayo, ayoko pong maglingkod sa iyo. Tutugtog, aawit ako, sasayaw ako. Hindi okay. Pero ikaw yung pinipili ng Lord. Kasi alam niya, ikaw yung qualified eh. Walang sumasagot. Para si David, di ba, sa unang Samuel 16, si David, hindi pumila si David para maging hari. Wala siya sa pilahan. Pero sabi ng Lord, wala riyan. Wala sa pilahan ang pinili ko para sumunod na hari. Kaya sa bawat, at least this is very true. Sa bawat probinsya at bawat bansang iniikutan ko itong sinasabi ko, muli akong babalik dito. Magkakasama-sama na tayo. Sapagkat ako na ang kapalit ng mga inaasahan yung darating pero hindi sila darating. May tao pa ba rito? Kaya kung magkaminsan, alam mo, may mga panahon eh, no? Listen very carefully, mag-aawa ka sa po ako. Yung bibigay ka lang ng bigay, donate ka lang ng donate, pledge ka lang ng pledge, para hindi, walang bumabalik. Pray ka lang ng pray, fasting ka lang ng fasting, parang walang bumabalik. Hayo ka lang ng hayo, palok ka lang ng palok. Ang talibang masipag ka lang, walang bumabalik. Pero hindi mo alam, no? Naguhukay ka lang pala ng malalim. Bakit ka naguhukay ng malalim? Kasi sa malalim na hinuhukay mo, itatayo ang mataas na kondo. Amen po ba? Mataas na kondo na maraming floor. Nang ibig sabihin, matapos ang paghuhukay mo ng malalim, itatayo ang mataas na kondo, may tao pa ho ba rito at titingalain ka ng marami. Maraming nagmamadali eh. Dapat umawit na kaagad ako, tumugtog na kaagad ako. Dapat yumaman na kaagad ako. Dapat mag-mission na kaagad ako. Pero minsan may sinasabi ang Lord, Isaiah 49 eh, 1 and 2. Isaiah 49, dyan ka lang. Konting tiis lang, tago ka lang. Ang dami mong mga magagandang pangarap para sa akin. Tuloy lang ang pagpapakalinis, tuloy lang ang pagpapakabanal. Tuloy lang ang prayer and fasting. Huwag ang utang ng utang, bayaran mo utang mo. Magaroon ka ng malalim na pananampalataya. Pero totoo yung sinasabi ko sa inyo, ha? Minsan meron sanang ang okay na sana eh. Kaya lang, mababalitaan mo. Pag dinalaw mo yung mga membro, may utang sa akin na hindi nagbayad. Pati kapitbahay, inutangan pala, hindi pala binayaran. May tao pa ko pa rito. Are you still with me? Alam niyo ba ibig sabihin ng alam niyo ba yung mga mamahaling gamit na yung presyo ay sobrang mahal? Hindi yung materialis niya ang binayaran mo. Ang binayaran mo yung pangalan ng gamit na yan. Palagay mo kaya 2.9 million may ganun bang bag? Meron. Ang binayaran mo ba yung materialis niya? Walang materialis na bag na 2.9 million. Yung pangalan niya ang binayaran mo. Yung brand niya ang binayaran mo. Eh parehas lang naman ng maong yan, parehas lang naman ng jeans yan eh. Pero anong pagkakaiba yung pangalan eh, binayaran mo. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Kaya kung magkaminsan ganyan eh, uhubugin ka muna ni Lord bago ka payayamanin. Para pag yumamang ka na, alam mo kung paano mo gagamitin ang pera. Magbantay ang pinag-pray ng magkatrabaho, hindi na umaatin. Magbantay. Magbantay ang pinayaman ng Panginoon, hindi nagbibigay ng ikaputandog. Magbantay. Pinag-pray ka para magkatrabaho ka, tapos ibig mong sabihin, hindi ka naatin dahil sa trabaho mo. Pinayaman ka, eto mayaman ka na. Nawala ka na sa Panginoon, hindi ka na nagbibigay ng ikaputandog. Ang ibig mo bang tukuyin, si Lord pa ang dahilan kaya hindi ka tumadalo? Si Lord pa ngayon ang dahilan kaya ka nalayo at naligaw? Hindi ka naman Diyos. Kaya kung magkaminsan, mas magandang hubugin ka na muna ng Lord eh. Although minsan nahihiya ako sa inyo, bago ako mangaral, lumuluhod ako. At hindi ko naiiwasang lumuhod. Pero minsan, para huwag na ninyong makita, doon na lang ako sa sulok lumuluhod eh. Aminin ko sa inyo, nung unang panahon, panayang luhod ko. Parang walang kabuluhan yung pagluhod ko. Pero hinayaan ko lang, luhod lang ng luhod.
Pero isang araw, paglabas ko, ako naman ang nangaral, sila naman ang lumuhod sa harapan ko, sa harapan ng Diyos. Natawa ba ko ba rito? Ano yung sumasagot? Kaya sabi ng Proverbs 28:20, hayaan mo lang sila na magbisyo, ipiyar na punta niyan. Hayaan mo lang sila yumaman sa maling paraan. Isang araw yung mga kotse niyan mapupunta sa'yo. Yung mga kayamanan niyan ay pumapupunta sa'yo. Proverbs 13:22, kung sino yung mga karapat dapat silang ibibless ng Panginoon. Isipin mo ako, basta ang ginawa ko, sabi ko nga, pinapaso ako ni Pastor Ramenchi sa kwarto para magpahinga na. Pero sabi ko, Pastor Ramenchi, akala mo, tulog na ako. Hindi. Nag-pray ako, nagbasa pa rin ako ng Bible, lumuhod ako. Kaya naman, anong sabi ng kapatid natin, isang leader natin doon? Powerful yung preacher natin, ha? Hindi ko pa ito naranasan sa tanang buhay ko. Kaya walang nagawa eh. Umupa ng bangka. Punta tayo sa isla. Sabi ni Ibon, wala bang life vest? Baka malunod ako eh. Makita ni Jay Walter eh. Nataranta tuloy eh. Umupa tuloy ng bangka eh. Bangka tuloy kami. Kung ano-anong mga niluto eh. May tao pa ko ba rito? Ano yung sumasagot? Brethren, ito na yung suma, Hebreo 11:6. Basahin nyo yung Hebreo 11, ha? Lahat na, basahin nyo na, hindi ko na ma-stick lahat yan eh. Basahin nyo yun, bigyan nyo ng oras. Ang ibig sabihin, kapag may pinapagawa ang Lord, gawin mo nang may pananampalatayang may reward ka. Ito yung diin dito may reward. Pagkasabi may reward. May gantimpala, may ganti, may pabuya si Lord. Lahat ng gagawin mo na iniutos ng Diyos, bunga ng pananampalataya mo. Kahit di mo pa nakita, hindi mo pa narinig, hindi mo pa nahawakan. Naalala ko nga sabi sa akin ni Pastor Baltasar, hindi ko na nga ito maalala eh, yung pastor natin sa Agusan. Alam niyo po ba nung unang panahon? Dito noon yun eh. Sabi niya, tupa ni Ate Beth yun, tupa ni Pastor Rabet. Hindi close sa akin yun. Close yun kay Pastor Rabet. Hindi sa akin close. Pero ang sabi raw sa kanya ni Pastor Rabet, huwag niyo na akong mahalin, mahalin niyo ang lingkod ng Diyos. Yan sabi niya, sabi daw ni Ate Beth sa kanya. Huwag niyo na akong tugunan at kalingain, pero ang lingkod ng Diyos, tugunan at kalingain ninyo. Kaya hanggang nakarating ng Mindanao, yung tinabi ni Ate Beth sa kanila, hindi nila malimutan. Kaya bukang bibig nila, Ate Beth, may tao pa ho ba rito? Kaya kapag nagpa-awin sa Pastor Ray, parang si Ate Beth eh. Eh, lalo si Ate Juliet, parang si Ate Beth siya. Successor ni Ate Beth. Ano sabi sa akin ni Pastor Baltasar? Naalala niyo po ba nung unang panahon sa circle tayo? Yung banner natin may eroplano. Hindi ko na nga maalala yun, pero siya alala niya eh. At sinasabi po ninyo, yung eroplano niyan, sasakyan ninyo. Abay, ngayon, totoo nga po talaga, sinasakyan na po talaga ninyo. Amen po ba? At baka isang araw, eh, hindi lang tayo sumakyan ng eroplano, bumili na tayo ng sariling eroplano. Ay, nung bata ako eh, di ba gumagawa ako ng papel na ginagawang eroplano, di ba? Minsan yung bangka na papel na pinapaanod-anod. May tao pa ho ba rito? Kaya kung magkaminsan, di ba? Parang gusto mo nang gumib up. Kasi alam mo, listen very carefully. Ang hirap kasi nang nasa paligid mo, mga unbelief, mga doubter. Hirap nang ganun. No? Iyan kasi sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you your future. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo ang magiging kinabukasan mo. Mahirap palig paikutan ka ng mga doubter, mga unbelief. Alam niyo ba ang sabi ng Hebrews 13:5? Ito ang pagkakasabi sa ibang version. Relax, God Almighty is in charge.
Relax, God Almighty is in charge. May tao pa ho ba rito? Relax, God Almighty is in charge. Kaya kung magkaminsan, di ba, gusto mo magtangin ng sama ng loob, di ba, gusto mong manakit o magpakamatay na o ilagay na yung pata sa iyong mga kamay, o magkaminsan naman, may mga ginagawa ka parang walang kabuluhan. Parang walang tagumpay, walang victory. Amen po ba? Walang nangyayari. Pero magugulat ka na lang, isang araw, aani ka na. Sobra-sobra pa. At gusto kong sabihin sa inyo, this is harvest time for us. Sa bawat probinsya at bansa pupuntahan ko, babalik ako ng patuloy. At hindi na ako magiging bisita sa bawat probinsya at bansa na pupuntahan ko, magiging tataroon na ako at makakasama na natin sila. You know why? Bunga yan ng patuloy nating pananalangin at pag-aayuno at pagsuporta pinansyal. Minsan hindi naiintindihan ng marami bakit marami tayong offering. Ang akala nila, that is manipulation. Ang hindi nila alam, because out of love. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Pero kung naging umiibig ka, hindi ka pwedeng hindi nagbibigay. Sabi ko nga sa mga taga Mindanao, hindi ko kayo nirevive. Ako ang nirevive ninyo. Amen po ba? Kasi mas lalong tumaas pa yung pagnanasa ko sa pagkilingkod sa Diyos. Alam mo, pagdating ko ng Maynila, dito ko naramdaman yung pagod eh. Kasi kulang ng tulog. May tao pa ho ba rito? Eh, hindi ka naman talaga makatulog eh. Kasi kailangan mong magbasa at mag-pray. Ako pa naman ang tao, hindi basta-basta nangangaral. Mangangaral ka lang ng barabara. Hindi ganun. At ako rin naman yung taong tatayo, tas sa atras. Hindi ako ganun. Pag ako nangaral, tuloy-tuloy yan. Amen mo ba? Kasi naniniwala ako sa Hebrews 11 verse 6. Buhay ang Diyos natin at handa tayong bigyan ng reward sa lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Kaya ang challenge ko mga kapatid, kung binigay mo yung the best sa Panginoon, natigil ka, balik mo ulit. Gawin mo ulit. At kung ginagawa mo na yung the best mo sa Lord, kay Lord, lalo mo pang ibigay yung the best mo kay Lord. Amen po ba? Kasi great is our reward in heaven. At great ang ating reward dito sa mundong ibabaw na ito. Pag dumating ang sasakyan, huwag mong mahalin ang sasakyan, mahalin mo ang Diyos. Pag dumating ang pera, huwag mong mahalin ang pera, mahalin mo ang Diyos. Pag dumating ang masarap na pagkain, mahalin mo ang masarap na pagkain. Ay, ang Diyos, huwag yung masarap na pagkain. Amen po ba? Pag naikot mo ang buong Pilipinas, buong mundo, huwag mong mahalin ang pag-ikot, ang mahalin mo ang Diyos. Love the giver. Amen? Not the gifts. Ang mahalin mo yung nagbibigay, hindi yung regalo. Mahalin mo yung nagpapala, hindi yung mga pagpapala. Maraming tao na layo sa Diyos kasi mas minahal ang pagpapala kaysa sa nagpala. May tao pa ho ba rito? Marami ayaw makinig sa Diyos. Ang gusto lang nila, tumanggap sa Diyos. Hindi ganun. Maraming tao, dito na po ang magwawakas. Pag kinakausap mo, lumilipad isip niya. Ito, lipad, lumilipad. Kaya, matapos kayong mag-usap, hindi niya nagagawa. Bakit? Lumilipad ang isip. Kaya ang sabi ng Kawikaan 4:20, pag nagsasalita ang Diyos, huwag mo paliparin ang isip mo. Pakinggan mo ng lubos. Kaya ang tumarang ng malalim sa puso mo. May tao pa ho ba rito? Hayaan mong tumarak ng malalim. Bisa, hindi nga nagbabasa ng Bible eh. Kung magbasa nga ng Bible, wala, hindi na mapasok sa puso eh. Aatin nga ng gawain ng Lord, lumilipad naman yung isip. Alam mo, meron akong kilala eh. Magbo-board exam siya. Pero ang ginawa niya, bago siya nag-board exam, nag-quiet time. Hindi mo na inintindi yung board exam niya, hindi siya sa 3-story. Pamatid! Hindi niya muna inintindi yung board exam niya.
Pagkatapos siyang umatay, nag-quiet time, saka siya nag-review. Pasado sa board exam. Amen! Amen. Mateo 6.33, unahin mo ang Diyos. Sino yung taong laging kabang-kaba? Baka hindi pumasa, baka hindi mangyari, baka hindi ganito. Puro-puno-puno ng doubt and unbelief, puno-puno ng kaba. Sino yun? Yung hindi nag-dwell sa presence ni Lord ng matagal. If you dwell in the presence of God, puno ka ng pananampalataya. Amen? No matter how tough the battle is, God will give me victory. Gaano mang katindi ang labanan, bibigyan ako ng Diyos ng tagumpay. Ano mo sa totoo lang, sabi nga ni Pastor Raybon, mahirap mag-mission, nakakapagod, magastos. Pero marami pang probinsya at marami pang bansa ang nakalina. Kung ako titingin, hindi ko alam kung saan natin dadambutin niya. Pero bahala ng Panginoon. Amen? He Himself will provide. Amen po ba? Ang magagawa lang natin, tularan si Abraham, Genesis 22. Sabi ng Lord kay Abraham, isuko mo, ibigay mo, isurrender mo ang minamahal mong kaisa-isa mong anak. Nung isinurrender, ibinigay ni Abraham sa Diyos, pinagkatiwala kaisa-isa niyang anak. Ang sabi ng Diyos, lahat ng abot ng tanaw mo, masasakop niya. May tao pa mo pa rito. Katotoo lang, paano mo isusustain yung kalusugan mo na matapos mong magpagod, may pupuntahan ka na namang uling lugar. Matapos mong gumasta, may pupuntahan ka na namang uling paggasta. Amen po ba? Matapos kang mag-review, nag-exam ka, drain yung utak mo. Mag-exam ka na naman. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng talino sa iyo. Amen. Ayusin mo yung confession mo. Ayusin mo yung mga pinapos mo sa FB. May tao pa ho ba rito? Sabihin mo, kasama ko ang Panginoon. Amen. Tiyak ang tagumpay ko. Amen. So tayong lahat ay tumayo. At sa ating pagtayo, huwag na ho tayong makipag-usap. Tayong lahat ay umuho at tumikit. Hallelujah. At habang tayong lahat ay nakayok at nakapikit, may Diyos. May totoong Diyos. Diyos na isang Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus sa Kalbaryo, na nagmahal sa atin ang ganap at ang pagmamahal niya ay hindi magbabakas. Kaya tayong patawarin ng Diyos. Kaya tayong baguhin ng Diyos. Kaya tayong pagalingin at gawa ng himala ng Panginoon. Kaya isupply ng Diyos ang lahat ng ating mga pangarap. Lahat ng ating mga pangailangan, kayang tuparin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangarap. Sa oras na ito, tanggapin na natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating buhay. Pagtiwalaan natin siya ng lubusan. Hallelujah. At lahat ng pinapagawa sa atin ng Diyos, ipulblas natin para sa Panginoon. Sigurado, Hebreo 11:6, may reward ang Panginoon. Yes, Lord. Itigil mo muna ang lahat ng ginagawa mo, binabasa, inaintindiin na asikaso. I-focus mo muna lahat sa Panginoon. Tandaan mo sa Diyos, nagmumula ang talino, kalakasan, everything, kagalingan ni wala. Buhay ni wala hanggang everything. Naaalala ka, nasasabit ang puso ko na makapiling ka. Umawi, umahay, sumasayaw sa'yo. Naghintay ng pangusa. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo.
Jesus, dakila ka. Takot nakapikit, sabihin mo sa Panginoon, sumo ka na sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon, kailangan mo na ng Kanyang kapayapaan. Sawa ka na sa mga bisyo't kasalanan. Sawa ka na sa pagtakas at pagtakbo. Sawa ka na sa paglalagay ng maskara na kunwari masaya ka, hindi naman totoo. Sawa ka na sa kawalan ng pananampalataya sa mga tao din ang bilik. Sabihin mo sa Panginoon, todo ka na para sa Kanya at para ka na sa Kanya. Kung ano yung perfecto ng perfectong plano ng Lord sa buhay mo, sabihin mo sa Panginoon, ready ka. Nasasabit ang puso ko nang makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw. Huwag mong paniwalaan yung mga sinasabi ng iba, narinig mo sa iba. Ang paniwalaan mo yung sinasabi ng Biblia at itong tamang aral na narinig mo. Sabihin mo sa Panginoon na kaya kanyang pagalingin at gawa ng dakilang himala. Sabihin mo sa Panginoon na kaya kanyang bigyan ng talino at isupply lahat ng pangangailangan. Come on, just don't tell God. Alam mo, yung pagiging qualified, we are not qualified, brethren. Ako nga, lagi sinasabi ng marami sa akin, para akong taga-squatter. At hindi ako parang taga-squatter, talagang taga-squatter ako. I grew up in a squatter area. Hindi ako magaling mag-English, sa totoo lang. Hindi mataas ang pinag-aralan ko. Kaya kung kwalifikasyon ang hinahanap mo, wala, I'm not qualified. Pero iniikot ko buong Pilipinas, buong mundo. Because He qualifies me. Ginawa niya akong kwalipikado. Ikaw na nga ang pinapatawad ng Diyos. Ikaw na nga ang binabago at pinapagaling niya at ginagawa niya ng himala. Ikaw na nga yung pinapayaman at pinapasagana niya. Ikaw na nga yung at tayo na nga ang paiikutin niya buong Pilipinas, buong mundo. Tayo na nga ang mag-aalaga ng mga kaliliw at mga tupa. Tayo na nga ang mga ngarap. Habang tayong lahat ay nangayaw at nakapikit, sabihin mo lang sa Panginoon, yes Lord, come on. Taas mo ang dalawang kamay mo, puto mo ng langit. Sige, huwag mapigilan ng pag-iyak. Come on! Huwag mapigilan ng pag-iluha. Sige! Kaya may patak mo ang luha sa iyong mga mata. Kaya mong makinig ka sa presensya ng Diyos. Kaya mong maramdaman mo ang kuryente ng Panginoon. Come on! Father, just let it flow continually. Let them experience you. And I pray that let them experience you. More and more and higher and higher.
dahil lahat ay nakayakot, nakapikit. Yung mga nagtaas po ng dalawang kamay patungo ng langit. Halika, lapit ka patungo ng harapan. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan, huwag kang mahilig. Wala kang dapat ipangamba. Halika, dudulog tayo ng malalim sa Panginoon. At sa pagdulog natin ng malalim sa Diyos, sasabihin natin sa Panginoon, mula po Ama sa oras na ito, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Aalisin mo ang sakit at karamdaman. Aalisin mo ang mga hindi tama sa buhay ko. Aalisin mo ang kaba, takot at pag-aalala. Lahat ng mga handak, lahat ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay. Ipapaintindi, ipapaunawa, ipapaliwanag mo lahat sa akin. Ikaw ang sasagot ng tanong ko. Lahat ng mga dapat ayusin, naayusin mo. Sabagat hindi ko ito kaya. Nagaya ng isang bata na nasira ang kanyang laruan. Sinigap niyang ayusin, hindi niya maayos. At ang sabi niya sa kanyang daddy, daddy, fix it. Pinaayos niya sa daddy niya. Ganito rin tayo. At sa paglapit mo sa harapan, sumaiyo ang kapatawaran ng Lord. Sumaiyo ang pagbabagong buhay. Ang mga pakaramdam na hindi tama, alisin ng Panginoon. Ang mga bisit kasalanan, alisin ng Diyos. Ang mga sakit at karamdaman ay alisin ng Panginoon. Lahat ng mga magagandang mong pangarap ay magkaroon ng katotohanan. Huwag mo itong pagdudahan. Sabi ko nga sa iyo nung unang panahon, ako'y sumusunod lang sa Diyos nang wala akong nakikita. Ako'y sumusunod lang sa Diyos nang wala akong nararamdaman. Wala akong naintindihan, wala akong naunawahan. Pero nagulat na lang ako isang araw, sumili ang liwanag, totoo pala. If you want to cry, just cry. Kung gusto mo pang humingi ng tawad sa Diyos, paala ka na. At kung gusto ko rin magpatawad, magpatawad ka rin. At totoo rin yung sinasabi ko. Sana qualified, sana siya na ang dapat na maging tagapanguna sa lugar na yun. Hindi naging qualified eh. Inutangan ang mga member at leader na wala ng pananampalataya. Ayusin natin ang mga dapat ayusin. At magtiwala siya, Panginoon. Sige, maya ka lang sa Panginoon. Patak mo na yung luha sa iyong mga mata. Huwag mong pigilan. Minsan, alam mo, sobra na yung oras natin. Pabiyahan mo yung oras sa sobra. Pag sumobra yung oras, sobra rin yung pagpapala. Anis ako na minsan gusto ko na talagang tapusin eh. Pero kung magkamisan, anis din akong sabihin sa inyo. Hindi ko magawang tapusin. Father, let it flow. Shakara bachanda, bachanda. Whether we like it or not, greater things are coming to us. Whether we believe it or not, greater things are coming to our ministry, to our church, to our fellowship, and to all our loved ones. Hallelujah. Kura bachanda. So Father, let it flow in Jesus' name, the Son of the Living God. Kurabashanda, rabashanda, rabashanda. Yes, Lord. Kurabashanda, rabashanda. At kung meron kang sinambit na masama, mali, kasi namang tao, bawiin mo na yun. Kung meron kang sinambit na mga mali, hindi maganda, sa totoong lingkod ng Diyos, mga lingkod ng totoong iglesia ng Diyos, bawiin mo na yun. Sapagkat hindi yun ang katulong at hindi yun makakatulong. At kung magamit yun, kahit nga mga maling tao sila eh. Pero dahil tayo ay totoo, mas kinakailangan, mas lumabas pa sa ating bibigang katotohanan. At kung lumabas naman sa ating bibig ay inaako siya nilang gano'n ang sinabi natin na hindi naman totoo, hayaan na lang natin sila sapagkat hindi naman talaga yun ang ating sinabi.
Gusto kong sabihin sa lahat ng lumapit, the Lord is blessing you and you will be a blessing to many. So Father, let it be. Yes, Lord, in Jesus' name, the Son of the Living God. Let it flow. Yes, Lord, in Jesus' name, the Son of the Living God. Lahat ng mga magagandang magpangarap ay mag-aaroon ng kataparan. Kaya ang sabi ng Lord, don't give up. Don't give up. Yes, the increase and growth will come upon you. Will come upon your business, your family, and our ministry. Lahat yan ay tutupad rin ng Panginoon at tinutupad na ng Diyos. Father, just let it flow. Just let it flow, Father. Just let it flow! Ang ating mga prayer at fasting hindi nilimot ni Lord. At hindi ka nilimot ni Lord at hindi ka nilimutin ng Lord. At hindi nilimot ng Lord ang iyong pamilya at ang iyong sambahayan. Merong reward ka sa Diyos. Yes, in Jesus' name. Meron tayong reward sa Panginoon. Ang sabi ko, may reward tayo sa Lord. Rabasyanda. Whether we like it or not, whether we believe it or not. Sa maniwala tayo sa hindi, sa ayon at sa gusto, meron tayong regalo sa Panginoon. Hindi ko maiisa-isa ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero lahat ng pinapagawa sa atin ng Diyos na ginawa natin na punong-puno ng pananampalataya, may reward ng Panginoon. At salamat po, Ama, sa matagumpay na misyon sa Mindanao. Lahat po ng pangapatotoo, lahat po ng sinabi, walang pandarat, walang hipagsisyon ng halik, no exaggeration, Panginoon. Ikaw po ang magpatuloy na magpalago ng binhina na ganyan namin sa Mindanao. Lahat ng mga nagkaloob na nalangin at nagkayuno, ito po ang magpala sa kanila ng sobra-sobra. Ihanda mo pa ang maraming probinsya na pupuntahan at babalikan. Ihanda niyo pa ang maraming bansa na pupuntahan at babalikan, Panginoon. At Lord, ito ang panahon sa Kingdom of Jesus Fellowship. Wala na pong magdidivide. Wala na pong magtatayo ng sarili. Wala na pong maliligaw at malilis ang landas, Panginoon. Bagkus ang maraming magbabalikan at ang lahat ay magbabalikan. A great homecoming, Lord, is about to take place. Panginoon, sa oras na ito, ano pa po ang mga kailangan ng aking mga kapatid na hindi ko maisa-isa, ibigay niyo, Panginoon, ng sobra-sobra. So, Father, right now, just let it flow in Jesus' name, the Son of the Living God. Gusto kong sabihin sa iyo, another blessings is coming on your way, are coming on your way. Another blessings. Not just blessing, but blessings. Promotions are coming to your way. Great, great blessings and great, great promotions, believe me. At gusto kong sabihin sa iyo, matagal mo nang hinahangad ito, magkakaroon ka na ng sarili mong bahay at magkakaroon ka na ng sariling sasakyan. Magkakaroon ka na ng sariling trabaho at magkakaroon ka na ng sariling negosyo. At para sa ating lahat, sa ating iglesia, tunay na iikutin natin ng patuloy ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Panginoon, limang tinapay, dalawang isda, pinarami mo po. Ganito ang ginagawa mo sa Kingdom of Jesus Fellowship International. You are multiplying us, Padiga, to bless the nations of the world. Salamat po, Ama, ng marami. Wala ka pong kinaligtaan sa oras na ito. Lahat po ay iyong tinugunan. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang babas na magsabi na Amen and Amen. Ang palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. At bago tayo mag-communion, dagdag oras tayo sa glip bago tayo mag-communion. Minsan lang naman sa isang taon yung communion. Ay, sa isang taon. Sa isang buwan yung communion. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Buksan muna natin sa glip yung unang kronika.
Unang Kronika 29:14. Tingnan natin sa glit yung Unang Kronika 29:14. Unang Kronika 29:14. First Chronicles 29:14. Ang sabing ganun sa 1 Chronicles 29:14, ang sabing ganun, Rabawasyan na lalawasyiribuyanda. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only what comes from your hand. Sabi niya, sino kami, no? Para magbigay ng ganitong ka-generous, no? Na pagbibigay. Eh, lahat naman ay nagmula sa iyo. May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, kung babasahin niyo yung 1 Chronicles 29, talagang binigay nila yung dapat ibigay, eh, no? Ginto para sa pangginto, pilak para sa pangpilak, no? Kung ano yung mga pangangailangan, ibinigay. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. So, ganun din po sa ating mga offering. Amen po ba? Na sobre. Kaya, minsan, nung pinag-pray ni Ma'am Roan, Carla, yung ating offering na inisa-isa niya yung sobre natin, bless ako ron eh. May tao pa ho ba rito? Kasi lahat ng nakasulat dun, tama naman yun eh. Meron namang binabayaran dun, may pinupuntahan naman dun eh. May tao pa ho ba rito? At kung atin bang lalagyan lahat yan, abay, wala namang problema kasi ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos eh. Amen po ba? Walang dahilan para i-withhold natin ang pinapabigay ng Lord at yung mga pinangako natin kay Lord. Sabi nga ni Haring David, Unang Kronika 29, versikulo 14, eh kung kami, ganito mang kami kagarbo magbigay, no? Eh wala namang dahilan eh. Kasi lahat naman ng bagay ay nagmula sa iyo. May tao pa mo ba rito? At itagdag mo pang legitimate eh, yung kanilang pinagkakalooban eh. At hindi lang yun, in return, merong biyaya ang Panginoon. Amin po ba? Kaya, kung tayong pumapayag, na lalo na tayo matatagal na sa Panginoon o leader pa tayo, na hindi tayo kumukuha ng sobre, at di mo nilalagyan yung mga yan. Hindi lang basta-basta, laglag ka lang ng laglag, may tao pa ho ba rito? Pagdating ng offering, basta kung ano lang maisipan mo, bibigay ka. Kung ano lang mahablog mo, bibigay ka. Dapat hindi, yung mga sobre natin, nakaayos na yan. May tao pa ho ba rito? Alam mo na. May tao pa ho ba rito? Hindi na naman pwede hingi lang tayo ng hingi sa Diyos. Kaya sa Unang Kronika 20, kung saan dapat ginto para sa paggagamitan ng ginto, pilak para sa paggagamitan ng pilak, sabi niya eh, lahat ng kung anumang sabi rito, no? Sabi niya, sabi rito, no? Sabing ganito, sabing ganoon dito ni Haring David, no? Eh, yung talagang lahat ng pangangailangan ng templo, binigay nila, pinrovide nila eh. Kaya nga sabi ni Haring David, sakali mang binigay namin ito, wala namang problema. Kasi legitimate naman yung binibigyan namin. Gagamitin naman talaga yung sa dapat paggamitan. At ang sabi ng ganun, kung sakali mang kami nagbigay ng generously, okay lang. Kasi galing naman lahat sa Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Noon wala ka namang sasakyan, pinapabigay ng Lord yung sasakyan, hindi mo maibigay. Papalitan naman ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Noon wala ka namang pera, binigyan ka ng pera ng Lord. Pag binigay mo, papalitan naman ng Panginoon. Kaya minsan meron tayong gustong awatin eh. O bakit mo ibibigay yan? Bakit mo isusurrender yan? Pero iniisip na lang natin, bahala na si Lord. E tao pa ho ba rito? E sa oras na ito, bago tayo mag-communion, no, yung mga na-late, no? At saka yung mga nakikinig at nanonood, yung mga hindi nakapagbigay ng the best, bigyan natin ng chance. Amen?
Para sa mga na-live, bigyan natin ng chance. At saka yung mga hindi nakapagbigay ng defense, pati yung mga nakikinig at nanonood. At yung tinatanong ng mga nakikinig at nanonood, paano namin ba ipapadala ang aming tithes, offerings, first fruits, pledges, donation, mission for the man of God, for the family of the man of God, for the mission to the nations of the world? APA mo lang kami. Kaya sasabihin namin sa iyo. So sa oras na ito, no, ibigay na natin yung pinaka-dabes natin sa Panginoon. E tao pa ho ba rito? Minsan meron, habang kayo napakayo dumudukot para magkaloob, meron daw isang babae. Hinihiwalay na daw niya eh. No? 500 pamalengke niya. Nasa kabilang bulsa niya, 500. Nasa kabilang bulsa, 20 pamalengke. Ano, pang-offering niya. 20 pang-offering, 500 pamalengke. Kaya hanggang papunta siya ng church, pamalengke, pang-offering. 500 pamalengke, 20 pang-offering. Tao pa ho ba rito? Habang nakikinig siya ng preaching, hindi siya nakikinig eh. Pang-offering, 500 pamalengke, 20 pang-offering. Hindi na siya halos nakikinig eh. Eh, nung offering time na, ganyan na, nagkamali siya ng dukot. Yung 500 ang na dukot niya na ibigay niya. Tapos nung dumaan siya ng palengke, hindi ko alam kung saan yun. Sa Sandigan, sa Comanuel, o sa Marpi, o sa Cumar, o sa Marikina, sa palengke. Hindi ko alam kung saan siya dumaan, no? Biglang, mabibili na siya ng ano, ang sigang, isda, tsaka gulay. Pag dukot niya, 20 na lang. Nakataga ganun. yung pang-offering ko pala ito pala yun. May tao pa ho ba rito? Oo. Oh. Kaya kung ano man yung inihanda mo niya, pamalengke mo. Baka hindi yun. Oh, ano ba inihintay natin? Magkailob na tayo, magbigay na tayo. Makipagbukas po kayo sa aklat ng awit kung saan tayo po ay darako sa pagbibigay ng ating ikapo sa ating Panginoon. Aware po ba kayo doon sa 10% na binatawag? Oh, wala nang makasagot. Are you aware of that? Amen. Ang sabi po dito sa chapter ay sa Psalms 120 verse 4. Psalms 128 verse 4, makisabay po kayo sa akin. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging tagpapalain. Ano po ang sabi? Ang sino man daw po na kung totohan ang susunod kay Yahweh, buong pusong susundin, buong buhay niya ay uunlad at laging tagpapalain. Amen po ba? Ang 10% po, yan po ay law of God. Kautusan po ng Diyos yan. Naniniwala po ba kayo roon? Dapat po sa 10% ng ating kinikita, ibinabalik po natin ang 10 bahagi niyan sa ating Panginoon. Paano po yon? For example, kumikita ka po ng 3,000 isang linggo. Amen. Magkano po ang 10% nun? That is 300. Tama po ba? Sino makalig dito sa mat? Amen. 300, di po ba? At ang Diyos po ay mayroong ano sa tao? Amen? May patayan siya sa tao. Sinong tao? Tayo po. Yung tao mananampalataya. Kasi hindi naman po mabibigay yung mga tao hindi mananampalataya. Amen po ba? Tayo po ang kanyang tinutukoy. Amen? Na kung tayo daw po ay susunod sa kanyang kautusan, tayo daw po ay kanyang pagpapalain. Amen po ba? Buhay nyo ay uunlad. Ang buhay ko at ang buhay nyo ay uunlad. Sino pong nagsabi yan? Si Yahweh. O ang ating Panginoong Diyos. Sa pasalumangkipan po kasi, Yahweh. Amen po ba? Meron pong tuntunin ng Diyos sa bawat isa na mananampalataya. Amen? At ang sabi nga po dito sa Levitico, ito maganda to. Levitico chapter 26 verse 3. Babasahin ko po ano. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos,
Pauulanin ko sa tamang panahon at mangunguna ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung tayo lang po ay magbibigay ng ating kasampung bahagi, ang pagpapala po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay walang putol. Amen? Kapag nakita po ng Diyos ng ating puso ay tapat sa pagbibigay ng kasampung bahagi ng ating makinikita, aba, ang Diyos po ay hindi marunong lumimot. Kung ano po ang kanyang binigay na panuntunan sa ating mananampalataya, yun po ay kanyang tutuparin. Bakit po? Siya po ay Diyos na mayroong isang salita. Amen po ba? Kaya ang susi po ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Ituloy po natin, ano? Hindi lamang po ang pangako ng Diyos kapag sumusunod tayo sa kanyang kautusan. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Aba, kung naging tapat ka pala sa Panginoon, wala kang problema. Puro kami kapayapaan. Amen? Maghahari ang kapayapaan sa puso ng bawat isa kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Sabi po dito sa... Ay po natin, ano? Sa verse 9, pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami, patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Amen? So may pangako na naman ang Diyos kapag tayo ay nagbigay ng ating ikasampung bahagi sa Kanya at kapag tayo ay naging tapat. Amen? Pagtitibayin daw po ang Kanyang kasunduan sa atin. Ano po bang kasunduan ng Diyos na sa atin? Ano po ba? May nakasagot? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Amen. Naka-twilight zone kasi ito. Ang sabi po ng Diyos, Kanyang pagpapalain. Amen? Kapag ibinigay nyo daw po, ibinigay natin ang ating ikasampung bahagi ng ating kinikita, uhihigitan pa natin, tayo ay mayroong kasunduan sa Diyos at siya ay may kasunduan sa atin, tayo ay Kanyang pagpapalain. Salita po ng Diyos yun, hindi po salita ni Brother No po. Amen po ba? Eh brother, binubulan mo lang ako eh. Hindi, salita ng Diyos yun. Amen? At sabi po dito sa verse 10, ang inyong ani ay susubra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon. Amen? Kapag tayo daw po ay nagbibigay at tapat sa ating tithes and offering sa ating Panginoon, ang ani daw po ay sobra-sobra. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtatrabaho, lagi kang mayroong sweldo at laging kang napopromote sa ating Panginoon. Pagkat ang pagpapala na sa atin ay tuloy-tuloy, walang patid. Yan lamang po ang susi upang ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya ay pagpalain ang ating Panginoon. Walang iba kundi at tayo maging tapat sa ating ikasampung bahagi sa pagbibigay sa Kanya. Amen po ba? Huwag po natin nanakawin. Masakit naman na nanakawin. Totoo po. Maraming Kristiyano magnanakaw. I tell you, maraming Kristiyano magnanakaw. Ako, magnanakaw din ako minsan. Amen? Bakit? Hindi ako tapat sa tithes eh. Aminan lang naman po yan, di po ba? Masaktan ka. Ibig sabihin katotohanan ang narinig mo. Amen? So, hindi ko na po patatagalin. Ibigay po natin ang para sa Panginoon. Klase, amen po ba? Lalo na sa mga nag-aaral. Eh, patapos na po ito ng klase. At pag nasa kolehiyo ko, ito yung mga panahon na mga ganap ng mga thesis, mga ganon, mga defense po. So lately po nag-defense kami kasi ngayon tatlo po yung thesis na ginawa ko. So medyo stress, sugar, ganun. At dalawa doon, sa ngayon tapos na. At ang isa doon isang pinagpapasalamat ko kasi nitong nagdaang linggo lang, eh meron kaming naganap ng defense. So yung thesis namin po na yun, literal na tatlong araw lang po namin ginawa. So hindi namin alam kung paano nangyari, pero tatlong araw lang namin ginawa dahil sobrang dami po namin inaasikaso, hindi na namin nabigyan ng attention. So nung parang nagkalimutan na may gagawin nga pala kaming defense, na may thesis nga pala kami, so tatlong araw na lang yung natitira saka namin ginawa. At nung oras na yon parang nangihina na kami na alam na namin na parang sinuko na namin na bahala na ganun. So pero ako, kumbaga, pinagpapasa Diyos ko na lang lahat ka ako na, Lord, sa araw ng defense namin, ikaw na bahala, kumbaga,
kontrolin mo na kahit anong mangyayari. Tapos ang dami pong dumaang grupo bago kami. Pang-apat po kasi kami sa anim na grupo. May tatlong grupo na nauna. So, pinapanood namin sila. Ang dami pong tanong, mga panel sa online, mga judges, ganun hanggang sa may mga ilan sa kanila na may umiyak pa nga ako na isang babae dahil sobrang hindi niya nakinaya yung tinatanong sa kanya. Kasi talagang umupo na siya tapos umiyak na lang siya, doon nataranta kami lahat, di namin alam gagawin. So, yun na, tas kami na isusunod pagkatapos nila. At pinagpapasalamat ko lang si Lord kasi habang nagde-defense kami, habang nagsasalita kami, tuloy-tuloy lang kami ng pagsasalita. Tapos, parang pinagmamasdan ko lang pagtapos ko magsalita o kaya pagtapos ng mga grupo ko, eh tumutungo lang ng tumutungo yung mga judge. Tapos pagkatapos nun, so magtatanong na sila, inaantay na namin na gisahin kami, ganun, sabunin kami. Tapos tinanong lang na, ano, kumbaga, parang, ano yung dahilan kung bakit nyo ginawa ito, tapos pinaliwanag lang namin, tapos sabi, okay, you may go. Tapos nung sinabi yun sa amin, pati yung prof namin ay, hindi siya makapaniwala kasi sinabi namin sa kanya, inamin namin sa kanya na tatlong araw lang namin ginawa yun eh. Tapos hindi rin siya makapaniwala na ganun na nga yung reaction ng mga panel. So, pinabalik ko lang pasalamat sa Diyos dahil tunay nga napakabuti niya na pag pinagpas sa Diyos natin ang lahat eh, truly everything God is in control. Amen po ba? At yun lang nais ko balik pa po rin pasalamat sa Panginoon. Ipapatutuo yung kahangahang ginawa ng Diyos sa ating buhay. At i-share ko lang po sa inyo yung alam naman po natin nag-mission ng Lingkod ng Diyos sa Mindanao. Tama po ba? I-report ko lang po, i-share ko po yung mga nangyari po doon sa para sa inyo pong kaalaman ng Lingkod ng Diyos ay sobrang overwhelmed sa paggalaw ng Holy Spirit doon po sa Mindanao. Kaya po ang mission po natin sa Mindanao ay tagumpay po. Amen? Wala po ba tayong mga kamay? Amen. Pagdating po namin sa Butuan, diretso po kami ng Butuan Airport, diretso po kami ng Agusan del Sur. Tapos nagpahinga lang po kami doon at kinabukasan nagbiyahe po kami papuntang Surigao del Sur. Nag-preach po doon ang Lingkod ng Diyos sa church na nandoon at yung church na po na nandoon ay church na po natin. Amen po ba? Tapos pagka-preach siya po doon, hindi ko po ma-explain kung ano pong ginawa ng kung paano po kumilos ang Holy Spirit sa lugar na yun. Dahil sa pagtayo po ng Lingkod ng Diyos, mararamdaman mo na po yung presence niya. Kahit iba po kasi yung pag nandito ka ang Lingkod ng Diyos, parang normal mo nang nakakasama. Pero pagdating doon, kakaiba talaga yung mararamdaman mo. Kahit ako rin, iba rin po yung naramdaman ko sa pagtayo niya po sa harapan. At yung pagtuturo po niya, pagpipreach po niya ay napakalinaw at naiintindihan ng mga tao po doon kahit po mga Bisaya sila. Pero feel na feel po nila yung turo ng Lingkod ng Diyos. Sa pagturo po ng Lingkod ng Diyos, na lahat po sila nakatutok. At ang pagpastoral na po, hindi po sila pinapalapit. Lapit ka agad sila sa harapan. Amen po ba? Nakaka-bless po sila kasi nakikita mo sa kanila yung kauhawan ng salita ng Diyos sa buhay. At ang presence ng Lord na uhaw po sila na hindi pa po sila pinapalapit, lumalapit na po sila sa harapan. At pag lay hands po ng Lingkod ng Diyos ng kamay niya sa mga tao, hindi pa po niya nilalapitan, bumabagsak na po yung mga tao doon. Kaya po sobra pong bless ako doon dahil sa mga nakita ko at nasaksihan ko. At pagkatapos po magturo ng Lingkod ng Diyos, nag-interview po ako ng mga ilang attendee po doon. At sa pag-i-interview ko po sa kanila, yung isang lalaki daw po, pagkatapos pong mag-pray ng Lingkod ng Diyos at nilay hands daw po siya, sabi niya po, makati po yung mata niya. Makati na lang at hindi niya po alam yung dahilan. At pagkatapos pong ilay hands ng Lingkod ng Diyos ang kanyang ulo, nawala daw po yung pangati. Amen po ba? So, ayun, sobrang himala. At hindi lang po yun, may iba po kasing tao doon na ayaw kong kausapin dahil hindi po sila marunong magtagalog. Pero yung kasama po namin, shinare po sa kanya na yung ano yung naramdaman niya, yung isa pong pastor doon na talagang yung paglihan sa kanya ng Lingkod ng Diyos, bumagsak siya at napahiga sa sahig. Gusto ko siyang interviewin kaso
lumilingon-lingon ako, hindi ko na po siya makita. Pero shinare niya po sa isa po namin kasama na doon niya lang po naramdaman yung ganong presensya ng lingkod ng Diyos na napakalakas, na nanghina daw po siya yung pagkalayan sa kanya ng lingkod ng Diyos. Nanghina daw po siya, napaluhod siya, tapos napahiga siya, nawalan daw po siya ng lakas. At parang may kumukuryente daw po sa paa po niya. Kaya sa sobrang blessed po niya, hindi niya ako makausap eh, kasi hindi siya nakakaano ng Tagalog. Pero sobrang blessed po talaga siya. Sa sobrang blessed po niya, pagkatapos po ng preaching doon, nilibre po niya kami sa tour. Nag-ano po siya ng bangka, pumunta kami sa island, sagot po niya lahat, pagkain, iniinom namin, pati po yung bangka, sagot po niya. Kaya sabi niya, sobrang blessed na blessed siya. First time niya pong naramdaman yun, hindi niya po naramdaman yun kahit sa ang lingkod ng Diyos na pumunta po, kahit na sinong lingkod ng Diyos na pumunta po sa kanila. Kaya sa sobrang blessed po niya, yun po ang ginawa niya, bless niya po ang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasyal po sa amin po doon, sa lugar na yun. At pagkatapos naman po sa Surigao del Sur, bumalik po kami na Agusan del Sur. Doon po kala Pastor Baltasar, nandun din po yung ating church. At sa unang araw po doon, gabi po yung preaching, tapos first day ng anniversary po nila roon, first day. Tapos ang dami pong tao, at ramdam mo rin po yung presence ng Lord doon po sa lugar na iyon. At alam mo naman po yung pagtayo ng lingkod ng Diyos ay nararamdaman mo na rin naman po yan. Kahit Tagalog po yung mga sinasabi niya, may halong Bisaya. Pero ramdam mo at naiintindihan po nila ang lingkod ng Diyos sa kanyang pagtuturo doon. At sa mga pag-i-interview ko po doon, halos lahat ang sinasabi nila, naramdaman nila ang presence ng Lord, niyakap daw po sila, at may lalaki po rong nag-testimony. Actually, in-interview ko na siya. Tapos hindi niya lang, siguro hindi rin siya marunong gaano mag-Tagalog. Ayun ang sabi niya, pero pinilit niyang mag-Tagalog. Ang sabi niya, babaksak na siya paghawak sa kanya ng lingkod ng Diyos. Pinipigilan niya lang kasi may matutumbahan siya sa likod. Pero ramdam talaga niya yung presence ng Lord, tsaka yung pagkuryente sa kanyang paa, yung lamig, yung hangin. Talagang first time ever niya daw pong naramdaman yung ganong presence ni Lord. Kaya sobrang blessed din po siya sa naramdaman po niya. And the second day naman po, yung halos sa lahat ng mga na-interview ko, sobrang ramdam nila ang presence ng Lord. At pagkatapos po ng preaching, may mga pastor na pumupunta po sa amin, pastor na pumupunta po sa lingkod ng Diyos, na ini-invite po ang lingkod ng Diyos para magturo po sa kanilang lugar. Kaya sobrang blessed po ang mga tao doon dahil first time po nilang naramdaman yung mga naramdaman po nila doon sa turo ng lingkod ng Diyos, yung first and second day. At after po nyon, nagpahinga lang po kami, punta naman po kami sa Agusan del Norte, sa Kabadbaran. Nandun po ang ating church. Nakita niyo po yung sa fanpage, yung ating church sa Kabadbaran. Marami pong invite, nag-invite sa lingkod ng Diyos dun po sa dalawang, sa pagpunta po namin dun sa lugar na yon. At may maraming times na 2 days yon, nagturo ang lingkod ng Diyos 2 beses. Umaga tsaka hapon. Di po ba nakakapagod yun? Pagdating mo ng Kabadbaran, pahinga lang ng konti, tapos kinabukasan. Siyempre, ang lingkod ng Diyos, wala siyang pahinga kasi magpipray, magbabasa ng Bible, mag-aranda ng ituturo. Tapos morning, turo, afternoon, turo. Di ba parang, kumbaga hindi ganun kadali yung pagpunta po doon sa Mindanao dahil sacrifice po talaga yung pagpunta po doon ng lingkod ng Diyos. At sa pag-i-interview ko po sa kanila, sabi po nila, damang-dama rin po nila ang presence ng Panginoon. At sa pag-interview ko po, doon halos iisa lang po ang maririnig mo sa kanila na blessed sa turo ng lingkod ng Diyos. Lalo na po sa pastoral, damang-dama po nila ang Panginoon. Umiiyak po sila, natutumba kahit hindi po sila nilalapitan ng lingkod ng Diyos, kahit hindi po sila nililay hands. Natutumba po talaga sila at umahagol-gol, umiiyak.
hindi mo maintindihan kung normal na tao ang titingin, siguro iisipin nila na babaliw yung mga to. Pero sa katulad natin na nakakilala sa lingkod ng Diyos, makikita mo yung pagsama sa kanila ng presence ni Lord dahil damang-dama po nila ang presence ni Lord. Pati yung mga tumutugtog po, mga nagda-drums, na nakikita mo, kung nakikita mo umiiyak po sila. Amen po ba? Pag napanood niyo po yung mga YouTube, ay yung video sa YouTube, sa Facebook, may mga kinaclose up ako doon ng mga instrumental, nagda-drums, umiiyak po sila habang tumutugtog. Hindi po nila mapigilan yung presence ng Lord na dumadaloy po sa kanilang katawan. Kaya wala po silang magawa kundi umiyak. Kaya yun po, nakaka-bless po Diyos doon. Halos every time na matatapos ang lingkod na Diyos sa pagtuturo, marami pong lumalapit na nag-i-invite na magturo po kayo sa aming church, magturo po kayo sa ganito. Tapos may nagsasabi pong, dapat hindi lang daw po once a year pumunta ang lingkod ng Diyos dahil gusto daw po nila makasama ang lingkod ng Diyos palagi, sabi po nila. Dahil po sa, ang pagpunta po sa Mindanao ay hindi po madali. Amen po ba? Dahil una, kailangan po ng malaking budget. Sacrifice din po sa biyahe. Sobrang nakakapagod. Alam niyo po yung pagsakay sa motorcycle na 3 hours. Di ba po ba masakit sa katawan? Tama po. Pero sacrifice po talaga yung pagpunta sa mga lugar na nangangailangan ng salita ng Diyos at nangangailangan ng paggalaw ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay dahil iyon po ay ang hinahanap po nila at kailangan pong ipahatid sa kanila. Amen po ba? Kaya po napakabuti po ng Diyos dahil binigyan niya po kami ng oras ng konti para makapag-relax ng konti dahil yung mga na-bless pong tao sa lugar na iyon ay nilibre po nila kami, pinakain nila kami, hindi po nila kami pinabayaan. Amen po ba? Kaya po napakabuti ng Diyos sa buhay natin, sa mga taga-KOJF, meron na po tayong tatlong church sa Mindanao. Sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Surigao del Sur. Amen? Kaya tagumpay po ang ang mission po natin sa Mindanao, kaya hindi po nawawala ng kabuluhan ang ating mga prayers, suporta sa mission sa lingkod ng Diyos dahil tagumpay po ang ating mission sa Mindanao. Kaya po, binabalik ko po ang pasasalamat sa Diyos na buhay, sa pag-iingat po nila sa amin, at sa lingkod ng Diyos po, at maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong prayers. Kaya po, sa Diyos po ang kapurihan. Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace, and joy in